balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Oras po natin, alas 5.32 ng umaga. Kasabay ng pagsikat ng araw, hindi magpapaiwan. Unang-una sa balitaan, Buena Manong Balita. Pagputok ng balita, Buena Mano sa Super Radio. Buena Manong Balita. Kasama si Orly Trinidad. Hindi pa huli, hindi pa aawan. Balita ang walang iwanan. Pag-ibay sa isyu ng bayan na hindi matatawaran. Buena Manong Balita. Hindi ka maiiwan. Unang-una ka sa balita. Buena Manong Balita. Ito na. Pasada na tayo. At sila naman, day 2 ng Tigil Pasada. Magandang umaga po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Melo Del Prado, ang alam po ni Orly Trinidad. Buena Manong Balita. Alas 5.33, narito po ang ulo ng mga balita sa Buena Manong Balita. Paglaban sa batas trapiko ng ilang personalidad at opisyal ng gobyerno, imbisigahan ng Land Transportation Office. Pagtanggap ng MMDA ng 200,000 pesos na pabuya mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, kwestiyon ng isang opisyal ng Civil Service Commission. Ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston at Maribela, tuloy pa rin ngayong araw, otoridad patuloy na magbabantay. Gentleman's agreement ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa China, pinaimbisigahan sa Senado at Kamara. Mutual Defense Agreement ng Pilipinas at Amerika, pagaganahin kapag may namatay na Pilipino sa Girian sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit sa 13 bilyong pisong halaga ng hininalang shabu na harang sa Alitagtag, Batangas. Isang suspect naman ang arestado. Buena Manong Balita. Alas 5.34 na po ng umaga, narito na po ang detalye ng ating mga balita. Walang ruta ang naparalisa kahapon sa unang araw ng tigil pasada ng grupong Piston at Maribela ayon sa MMDA. Nagkatensyon naman sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng Piston at Maribela kahapon habang palawas ng UP Diliman Campus nagkagirian ang mga driver o nakagirian ang mga driver ang mga humarang na pulis. Bahagyaring bumigat ang daloy ng trapiko ng tumulak ang mga miyembro ng dalawang transport group sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Hindi rin sila pinayag na magprotesta sa Mindiola, Maynila. Kaya nagpalipas na magdamag ang Piston sa bahagi ng Blooming Street, Maynila. Habang sa Welcome Rotonda naman sa Quezon City, nagvigil ang grupong Manibela. Buena Manong Balita. Alas 5.35 na po ng umaga. Bango na kayo. Umaga na po. Imbisigahan ng Land Transportation Office o LTO ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang personalidad at opisyal ng gobyerno. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, sisilipin nila ang mga dokumento ng sasakyan ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson para malaman kung imported o locally assembled ang sasakyan at kung may kumpleto itong dokumento o registrado sa LTO. Tinukoy din ang kaso ni Senator Francis Escudero na naunang umamin na kanya ang protocol plate
ng isang SUV na dumaan din sa busway. Gayon din ang isa pang sasakyan na may plate number 8 pero hindi pa natutukoy kung kanino. Pinaghahanap din ng LTO ang driver ng SUV na nag-name drop ng isang general. Nang huliin siya sa busway at kalaunay, nagpakilala rin opisyal ng militar. Buena Manong Balita! Alas 5.36 na po. Sinita lamang at hindi hinuli ang mga e-bike at e-trikes na namataang duman sa ilang pangunahing kalsada sa Kalahang, Maynila kahapon. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Romando Artes, binigyan nila ng konsiderasyon na huwag munang magpataw ng multa para sa 2 araw na transport strike ang ilang transport groups. Simula bukas, April 17, huhulihin at titikita na ang mga e-bike at e-trikes. Pero sa Taft Avenue sa Maynila, bigit 10 tricycles at e-trikes ang tinikitan kahapon at sinabihang huwag nang bumiyahe at umuwi na. Ang ilang e-trikes driver na walang lisensya ay hindi na pinayagang pumasada at pinababa ang mga pasahero. Buena Manong Balita! Yung pasahero naging pasahirap, nahirapan. Buena Manong Balita! Alas 5.37 na po ng abaga. Day 2 ng tigil pasada. Kaya kailangan maagap-agap po kayo ngayon. At ewan ko kung mahahagip niyo yung mga libreng sakay dyan sa mga rutang apektado po ng tigil pasada. Day 2 na sila. Sila daw ay pupunta dyan sa Mindola. Magsisikap na makalapit dyan sa Mindola. Dyan po nakapuesto, nakatirik. Nakatirik ang Malacanang. Buena Manong Balita! Nakalampagin nila si Presidente. Darating lang galing sa Amerika. Alas 5.37, 40 segundos na po. Target ng DPWH na mabuksan bukas sa mga motoristang bahagi ng Sales Road sa Pasay City. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtatabo ng lupa at pagsisemento sa nadiskubring butas na may 10 talampakan ng lalim. Sa isinagawang inspeksyon ng Maynila, nakita ng tagas ang kanilang tubo na nasa ilalim ng butas. Ay, siya na nga daw. Oo, dahil na nga daw sa tubig. Ayun, kita nyo yung tubig, no? Paganong-ganon lang yan, ha? Pero nakakasira yan. Kaya pag pinabayaan yung mga tagas-tagas na yan, kahit sa bahay ninyo, ako problema. Pag may tagas ang tubo ng tubig, ayang kalsada pa yan, mga kapuso. Ang lalaki ng mga tubo ng tubig dyan. Nasa ilalim yan. Oh, edi sisirain yung pundasyon. Pag nasira ang pundasyon, giba ang kalsada. Eh, nandiyan pala yung skyway. Ha, kaya ngayon po ang tinitingnan eh, nadamay ba? O madadamay ba ang skyway? Paano ang tinatawag na structural integrity nito? O patuloy pa po ang investigasyon kung paano nabutas ang naturang tubo. Pero ang pagkakaalam ko sa mga tubo na yan ng Maynila, ubod ng tatanda na yan. Ati Sen, matanda pa sa atin yan. Oo. Buena Manong Balita! Panahon pa ng hapon yan. Totoo lang po, ha? Eh, ang tanong eh, yan ba ay napalitan ng lahat ng Maynila? Malawak masyado itong franchise area o concession area ng Maynila. O inaalam din ang epekto ng butas sa integridad ng bahagi ng skyway sa naturang lugar, mga kapuso. Buena Manong Balita! Alas 5.39 na po ng umaga. Tinanggap kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang 200,000 pesos na pabuya mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Matatandaan na nahuli ang 2 sasakyan ni Singson dahil sa pagdaan sa EDSA busway sa Quezon City noong nakalipas na linggo at nangako siya na bibigyan ng 100,000 pesos ang traffic enforcer na humuli sa kanya at kahapon ay dinagdagan pa ito. Nilinaw naman ni MMDA Chairperson Romando Artes na hindi mapupunta ang pera sa mga nanghuling tauhan dahil may batas umano na nagbabawal sa kanilang tumanggap na mga pera o regalo maliban na lang sa mga tinatawag na modest gift. Mga maliliit lang po ang halaga, nominal amount. Pero giniit ni Civil Service Commission o CSE Commissioner Attorney Aileen Lizada na hindi dapat tinanggap ng MMDA ang naturang pabuya. May tama ka, ma'am. May punto ka dyan. Kasi may batas. Alinsunod sa Republic Act No. 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, hindi pinahintulutan ang panghihingi, pagsulisit at pagtanggap ng anumang halaga o regalo, direkta man o hindi, na may katumbas sa halaga sa ilalim ng kanilang pagganap sa tungkulin anumang transaksyon ng alinmang opisina.
yun ha, malinaw. Buena Manong Balita. Ano kaya kung ganda naman yung intention ni Governor Chavik? Yun ay para mag-set ng example. Huwag yung gagayahin. You have to pay the price. Sabi nga, pag kayo lumabag. O yan, lalo na yung mga kilalang tao na lumalabag sa batas. O talaga, mapapahiya talaga kayo. Eh ngayon po, nalaganap yung social media. Pag nakunan kayo ng video, yari na. Viral na yan. Oh. Siya naman ay mapagpakumbaba. Humihingi siya ng paumanhin. Patuloy pa nga ang paghingi niya ng paumanhin. Walang katapusan na yata. Ilang beses niya binanggit, sorry, humihingi ako ng paumanhin. Oh, at nagbibigay pa siya ng pabuya, mga kapuso. Maganda ang intensyon. Kaya lang, may batas eh. Oh, sabi na nga niya eh, no one is above the law. Sa pagbibigay po ng mga regalo, no one is above the law din eh. Pero Manong Balita. Ganun po eh. Maganda sana ang ginawa ni Governor Chavik. Dating Governor Chavik, aatisen, kumuha siya ng isang institusyon. Charitable institution. Dinonate niya doon. Oo, yung 200,000 pesos na yon. Buena Manong Balita. Ayun, oh. Yun. Dapat ganun. Wala kasabit-sabit yon. Buena Manong Balita. Samantala po, alas 5.42, hindi good morning na balita sa mga kapusong motorista, mga kapuso. Ayun, ayon po sa Pilipinas, Shell, si Oil at Clean Fuel, tataas ng 95 centavos kada litro ang presyo ng diesel. 40 centavos kada litro na naman ang taas presyo sa gasolina. May dagdag ding 85 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene ng Shell at saka ng si Oil na yan. Buena Manong Balita. Abay, ganun eh. Alas 5.42, para galit ha. Ay, sino ba naman na matutuwa? Eh, taas presyo ano eh. Oh. Kano? 95 centavos sa diesel. Sa gasolina ay 40 centavos. Sa kerosene, 85 centavos. Sinong matutuwa? Buena Manong Balita. Nako, mga kapuso, ha? Meron pang mga nangyayari sa iba pang dako ng daigdig natin na pwedeng magpataas ng presyo ng produktong petrolyo. Di ba hindi pa tapos yung sa Russia at saka sa Ukraine? Sa Israel, nag-umpisa. Noon, di ba? Inyeran niya yung Palestine. Nakisawsaw itong iba pa na mga bansa. Iran. 'Di ba? Mayroon pang Yemen, yung Houthi. Nagpapakawala din po ng mga missile doon sa Israel. Mabuti na lang mayroong payong. May payong eh. May payong ang in Israel dome, kung tawagin. Yun yung iron dome. Yun yung tagasalag. Galing ano, ng technology nila, no? Pinaulanan sila, umulan, may payong, may pansalag. Buena Manong Balita. O mga kapuso, umabot pa sa 47 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Dagupa City kahapon. Mas mataas pa yan sa 46 degrees Celsius ang naitala sa lugar kamakalawa. Samantala ngayong araw po, asahan pa rin ang danger level na heat index sa 24 na lugar sa bansa kung saan pinakamataas pa rin ang inaasahan sa Dagupa City na posibleng umabot sa 46 degrees Celsius. Buena Manong Balita! Buena Manong Balita! Babalik kami, alas 5.44 na po ng umaga. Radyo na! TV pa! Buena Manong Balita! Yung mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo Del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio, DZWB at WBTV. Sa dinami-dami nating membro at kasangga sa Golden Scorpion, bakit
Itong si Calvin ang naisipan mo pang isalba. Wala namang kakwenta-kwenta tao. Para ka namang bata. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Mahimit ang harapan ngayong Martes, April 16 sa NCAA Women's Volleyball sa Philoelec Oil Center, live 2:30 p.m. sa GTV. Letran Lady Knights versus EAC Lady Generals. This is your NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Alam ko na yung kawalang hiyaan ninyong dalawa ng nanay. At ipapakita ko to kay Jordan. Akin na yan! Pinakaayaw ni Jordan sa lahat! Yung sinungaling! Ano ka ba? Buksan mo to! Asawa ng asawa ko. Sa public affairs, iyong kredibilidad, walang kapalit yun. Mananatili tayong kalasagba laban sa mga fake news. Sa tagal ko na sa unang hirit, marami na rin kami na bagong buhay. Salamat. Yung public affairs, sa yung puso ng kapuso. Ko 48 na po ng umaga. Eto na tayo. Punta muna tayo sa lansangan. Baka kayo sumabak dyan. At baka apektado yung mga ruta na yan ang tigil pasada. O para maplano nyo na mas maaga. Kung maaga kayong gumising, Buena Manong diba? Balita. Kung maaga na sa kalsada kayo, eto na po si Mau de la Cruz Traffic Situation Report at sa Pasay. Ang kanya pong tinututukan sa mga sandalang ito. Mau de la Cruz, Brother Mau, good morning. Peace be with you. Brother. Ay, Brother Melo, mabilis kong binaybay itong kahabanan ng EDSA, no? Magmula dyan sa Quezon City hanggang dito sa EDSA Extension sa Ross Boulevard sa Pasay City. Pasado la 5, nakoy, madilim pa. Madilim pa kanina, no, nang binaybay ko yan. Ngayon, nandito na ako, maliwanag na dito sa area ng lungsod ng Pasay. Pero makapal-kapal na ang bilang ng sasakyan dyan sa EDSA. Nagsimula nga ako, GMA Network, pa rin no. Melo, no? Hanggang ko ba underpass? Ako, medyo makapal na ang bilang ngayon, ano? May pagbagal, lalong-lalo na pagpasok mo dyan sa underpass ng Cubao. Mm-hmm. Pero paglagpas mo dyan, Melo, Pituason, hanggang sa tapat ng Krame, moderate matamtaman ang daloy ng sasakyan. Krame, hanggang Ortigas, moderate ang sasakyan. Ano, ang daloy ng sasakyan, Ortigas hanggang Orense, Makati. Gayun din, medyo makapal-kapal na, marami-rami na yung bilang ng sasakyan. Kung ikukumpara mo, kaninang medyo may kadiliman pa. Uh-huh. Wala naman akong nadaanan na mga aksidente, Melo, ano, dito sa southbound lane ng EDSA, mula Quezon City, hanggang dito sa area ng lungsod ng Pasay. Narito na sa lungsod ng Pasay. Andiyan ka na. Ito naman, northbound. Ako, daming, ano, tricycle. Sumasalubong sa EDSA. Hindi pa ba nahuhuli yung mga yan? Ha? Ay, office hours ang hulihan. Alam mo naman, parang yung sa'yo. Mamaya pa, 8 to 5, 9 to 5 ang pasok ng mga MMDA, tsaka ng police. Eh, baka may ano pa yon, may hit break pa yon. Tama, may hit break pa. Ay, kaya malaya eh. Tsaka hindi pa nanguhuli dahil may transport strike, di ba? Ay, kaya malaya pa ito mga e-trike. Kahapon nagkasitahan na dyan sa mga e-trike. Sa Maynila yon. Ewan ko dyan sa lugar mo, sa Pasay. Ay, sa Pasay, iba eh. Mantakay mo, ito, may karito nga sa harap ako, dumadaan. E-trike, aba, malaya sila. Pwede pa pala dito sa Pasay. Sabi sa'yo, parang Melo eh, ang batas traffic ko, office hours na, ma'am. May kariton pa ha, power steering. Matindi, power steering yan. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat ito. Buena Manong Balita. Alas 5:50 na po, power steering. Mainit pa naman ang panahon. Ito, makikibalita muna tayo sa ating Bantay Panahon, mga kapuso. Bantay Panahon! Ito na.
Miss Rhea Torres, weather specialist ng PAGASA. Miss Rhea, good morning. Hello. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa, well, sa magiging lagay po ng panahon na dito sa maapekto po sa ating bansa ngayong araw. Isang ridge or extension po ng isang high pressure area ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng northern at central zone. Ibig sabihin lamang po nito, medyo may kababaan po yung chance na makakaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga nabanggit na lugar. So dyan po sa northern and central zone area, magiging mainit or mas mainit po yung panahon ngayong araw dahil mas magbaba po yung chance na may mga kaulapan po tayo na mararanasan ngayong araw. Samantalang sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, currently may trough or extension po ng isang low pressure area na nakaapekto sa bahagi po ng Davao Region, South Cotabato at Sarangani. So mostly yung southern portions po ng Mindanao ay makakaranas po ng mga kalat-kalat mga pag-ulan. So maghapon po yung maulap na papurin and mas mataas naman po yung mga tsansa na mga isolated mga pag-ulan sa Mindanao area. And for the rest of the country, dyan po sa Metro Manila, sa ilang bahagi po ng Luzon or nalalaming bahagi ng Luzon at Visayas, mostly patuloy pa rin po yung mainit na panahon at may mga tsansa pa rin lamang ng mga isolated, mga panandali ang buhos ng ulan, lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Ayun. At, pala naman yun. Ano? Yung sinasabi yung, may narinig ako, low pressure, ridge of low pressure, tawa ba yun? Yung kanina? Meron po tayong dalawang system. May high pressure po sa taas dito sa may Luzon at low pressure po dito sa may Mindanao. So, itong LPE po na to, nasa labas po ng PAR, mababa po yung chance na mag-ipagyo. Ayun, tatanong ko sana kung lalapit na lapit at uulan na naman tayo ng maganda-ganda sana para mawala-wala naman itong mainit na ito. Hindi pala. Unfortunately, Mindanao area lang po yung inaasahan na posibleng maapektuhan po nitong LPE or yung trough po nitong LPE. So, most likely sila lang po yung makakaranas ng mga pag-ulan over the next few days. Sana all. Sana all po talaga. Kailangan na po talaga natin ng ulan dito sa totoo. Ala, sige, Miss Rhea, salamat. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Rhea Torres, weather specialist ng PAGASA. Bantay panahon! Ang oras po natin ay alas 5.53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa mga balita. Nais ng ilang mambabatas na maimbestigahan ang gentleman's agreement ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa Senado, naghain ang resolution para dito si Senator Risa Ontiveros. Habang sa Kamara, painiimbestigahan din ito ni Acting Chair's Party List Representative Franz Castro. Una ng kwestiyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang gentleman's agreement at tinawag pang sekretong kasunduan. Nais malaman ni Pangulong Marcos kung may naikompromisong Pilipinas sa naturang kasunduan pero sa halip na magbigay linaw ay puro palusot anyang ginagawa ni dating Pangulo Duterte na nauna namang nagsabi na wala siyang isinuko sa China. Aba talagang ano na to, ah. It's getting more complicated, ah. Oh, the relationship. Oh, the relationship between the Dutertes and the Marcoses. Ah? Diba, Ate Jen? Parang West Philippine Sea, ah. Complicated, ah. Pagkakaimbestigahan pa. Ha? At ang mga tono ng mga pananalita ay talagang parang ano na, ah. Parang complicated nga. Buena manong balita. Alas 5.54 na po ng umaga. Mapagagana ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos sakaling may Filipino serviceman na mapatay sa West Philippine Sea. Ito pala yung tinatawag na trigger. Ito yung magti-trigger para sa pag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Ito po'y kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ipagtatanggol tayo ng Amerika sa panahong tayo po ay inaatake. So pag merong namatay, saka palang masasabing may pag-atake na sa Pilipinas ang mga kalaban, China, mga kapuso. Pero yung mga pabangga-bangga, mga pawate water cannon, hindi pa pala yan. Hindi pa pala aggression yan. Ganun ba yun? Hindi pa pag-atake yan? Aha. External aggression ba yan? Hindi pa. Anya na ipaliwanag ito ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Kailangan may mamatay pa. Ganun ba yun? Kailangan ay may tumanak na dugo pa. Matatanda ang ilang beses nang nakaranas ng pambabraso ang Pilipinas mula sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Pero sinabi noon ng Pangulo na hindi pa muna sapat na dahilan yun para umiral ang Mutual Defense Treaty. Yung pala yun, ano? Eh di ba, nakakalungkot naman. Kailangan may mamatay pa.
one life is one life too many, di ba, Ate Shen? Buena manong balita! Isa lang, buong bansa ang malulungkot at magagalit. Samantala, inirarawan ni Pangulong Bongbo Marcos na komplikado ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng mga pambabatiko si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagharap sa Foreign Correspondents Association of the Philippines kahapon. Hindi naman anya nagbago ang kanilang relasyon ni Vice President Sara Duterte. Mula pa noong panahon ng kampanyahan at hanggang ngayon ay patuloy lamang silang nagtatrabaho. Mahaba na rin ang pinagsamahan nila, lalo nang mabigat yung... Sino ba nagpalibing sa libingan ng mga bayani? Sa labi ng dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. At diba, ay di si dating Pangulo Duterte, ay mabigat-bigat yun eh. Kaya nakakalungkot naman ito na nagkakapatatutsadahan na sila sa ngayon. Samantala, nanindigan ng Pangulo na hindi niya isusuko si dating Pangulong Duterte kapag naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC sa kasong may kaugnayan sa gera kontra illegal na droga. Pera manong balik! Alas 5:57 na po ng umaga. Muling binatikos ni dating Pangulo Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon sa Tagum, Davao del Norte noong Linggo ng gabi. Sa naturang pagtitipon, nagbabala si Duterte laban sa isinusulong na Chacha o pagamianta ng saligang batas dahil gusto mo na ni Pangulong Marcos na palawigin ang kanyang termino. Dati nang ginait ng Administrasyong Marcos na economic provisions lang ang babaguhin at hindi political. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang reaksyon ni Pangulong Marcos sa naturang usapin. Pera manong balita! Samantala po, tuloy-tuloy ang paghahabol at pagsampa ng kaso laban sa mga tax evader. Ayon kay Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bilyon-bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kabilang anya sa mga ito ang ilang kumpanya ng sigarilyo at vape products, pati ng mga alak. Patuloy din na nakikipagdialogo ang BIR sa mga vlogger at online seller para magparistro sa kagawaran at magbayad ng buwis. Salamat po, mga kapuso. Susunod na po. Diyan lang kayo, ha? Melo Del Prado sa Super Radio sa ilang saglit. Marami tayong mga report. Dito nga ngayon eh, ng tigil pasada eh. Tingnan natin kung mas aastig ang manibela at piston ngayong araw na ito at magiging mabigat ang problema natin sa trapiko. Salamat po sa ngalan po ni Orly Trinidad. Damaga po sa inyo. Pera manong balita. Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Dito nyo mahanap ang mga ulat na malawak na kinalap mula sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Dito ninyo malalaman ang makahalagang impormasyon na kakailanganin ninyo para sa buong araw. Dito, tiyak nyong maasahan ang pagbabalitang pinagkakatiwalaan. Buong pwersa namin ihahatid ang mga balitang komprehensibo at tapat. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ito ang GMA Regional TV News, dahil local news matters. Why did you even put up that helpline? Mahuhuli natin ang killer and magiging mas close pa kami ni Carlos. Makapaglinis nga muna dito sa studio ni Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, ikaw po yan? My Guardian Alien. Baka po
kasi pwede kong bawiin yung singsing. Ibabalik ko po yung binayad yun din sa akin. Sinabi ko na kasi, uwalis ka na! Kasi! May masakit ba sa inyo, Nay? Black Rider, 8 p.m. sa GMA Prime. You're watching Double B TV on GTV. Hoy, morning na po. Isang minuto na po, makalipas ang alas 6 ay bango na po. At balita na po tayo. Ito na. Mga bagong balita. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, Metro Manila. Mga bagong balita, mga balitang gising na gising. Buhay na buhay! Bagong balita! Isang minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Super Radio! Panibagong task presyo sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya na langis, 75 sentimo. 95 centavos ang kanilang dagdag presyo sa kada litro ng diesel habang 40 sentimo. 40 centavos naman sa gasolina. Ang ilang kumpanya na langis ay meron ding 85 sentimo. 85 centavos na task presyo sa kada litro ng kerosene. Bagong balita. Dalawang minuto na po makalipas ang ika-anim ng umaga. Mga pulis at mga miyembro ng Piston at Manibela nagkatensyon sa unang araw ng tigil pasada kahapon bilang pagtutol sa consolidation sa ilalim ng POV Modernization Program. Nagkagirian ang mga humarang na pulis at mga jeepney driver habang palabas sila ng UP Diliman Campus bago magtungo sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Nagpumilit ang mga jeepney driver na makalagpas sa police line at inuga rin ang mga nagprotesta ang isang police mobile. Samantala, didulog na ng MMDA sa Department of Transportation ang paghambalag na masasakyan sa East Avenue sa Quezon City kahapon. Bagong balita. Tatlong minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Karagdagang 600,000 na plastic cards para tugunan ang milyon-milyong backlog ng Land Transportation Office o LTO na tanggap ng ahensya kahapon. Ayon sa LTO, sa mga naisyuhan ng papel na lisensya mula Abril hanggang August 2023, mayroon kayong hanggang katapusan ng Abril para magpapalit sa plastic card. Kung Setyembre hanggang Disyembre 2023 nabigyan ng papel na lisensya, May 2024 pwedeng magpapalit. Sa mga naisyuhan mula January hanggang March 14, sa June 24 pwedeng makakuha ang plastic card o makuha ang plastic card na lisensya. Bagong balita. Oras po natin, 3 minuto 57 segundos makalipas ang alas 6. Dating Pangulo Rodrigo Duterte muling pinatutsyadahan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa isinusulong na pag-amienda sa saligang batas sa pagtitipon sa Tagum City, Davao del Norte. Sinabi ni Duterte na gusto mo ni Pangulong Marcos na palawigin ang kanyang termino sa kabila ng ilang beses na pag-iit ng administrasyon sa economic provisions lang ang babaguhin. Sa kaparehong pagtitipon, narawagan din sa militar si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na bawiin ang suporta sa Pangulo sa mapayapang paraan para wala itong magawa kundi bumaba sa pwesto. Sinabi na AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na mananatiling tapat ang AFP at PNP sa kanilang tungkulin. Bagong balita. 4 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. Pangulong Bongbong Marcos tinawag na it's complicated o komplikado ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng pambabatigo sa kanya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gayunman, hindi man nagbabago ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte mula noong kampanya ng 2022 elections. Sa kabila ng komplikadong relasyon sa pamilya Duterte, narindigan ng Pangulo na hindi isusuko si Duterte sakaling maglabas ng arrest warrant ng
ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Bagong balita. 5 minuto na po, makalipas ang alas 6 ng umaga. Pangulong Bongbong Marcos kumpensido na may secret agreement na pinasok ang dating administrasyon sa China. Ayon sa Pangulo, hindi hayag ng China na mayroon nito kung walang napagkasunduan. Gustong imbitahan ng Senado at Kamara si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa investigasyon sa Manoy Gentleman's Agreement nila ni Chinese President Xi Jinping kaugnay ng Ayungin Seoul. Si dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang unang nagbanggit tungkol sa Manoy kasunduan ng itinanggi mismo ni dating Pangulo Duterte. Bagong balita. 6 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos mapagagana kung mayroong napatay na suntalong Pilipino ng Philippine Navy Coast Guard o Maritime Militia. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nilinaw ni U.S. President o U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III na kapag may namatay na Pilipino, ano man ang katayuan sa anumang pag-atake ng foreign power, ito ang panahon para pagrahin ang tratado. Tiwala ang Pangulo na magpalit man ng leader ang Amerika, mananatili ang bisa nito. Bagong balita. 6 minuto, 36 segundos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Pagtanggap ng MMDA sa 200,000 pesos na donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson matapos masita dahil sa pagdaan sa EDSA busway labag sa batas. Ayon kay Commissioner Aileen Lizada ng Civil Service Commission, labag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at hindi na anya kailangan suklian ng donasyon ng pagganap ng mga empleyado ng pamahalaan sa kanilang tungkulin. Nilinaw ni MMDA Chairman Roman Duartes na hindi ito pabuya kundi donasyon at mapupunta ang pera sa General Fund ng MMDA at hindi sa mga nanghuling tauhan. Samantala, iimbisigahan ng Land Transportation Office ang paglabag sa batas ng malalaking tao tulad ng ilang government officials. Bagong 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Aabot sa 13.3 billion pesos na halaga ng hininalang shabu na sabat sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusan sa Alitagtag, Batangas kahapon. Ayon sa Police Regional Office 4A sa Cavite pa lang, ay may timbre na may isang van ang may lula ng malaking bulto ng illegal na droga at sinubaybayan ito hanggang sa maharang sa checkpoint. Nasa 1.8 tonelada ng shabu ang nakita sa loob ng van na mula sa Santa Teresita at papunta ng Lipas City. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ben Arabulos, ito na ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang droga sa kasaysayan ng bansa. Hawak na ng pulisya ang driver ng van na hindi mo na alam na droga ang kanyang i-deliver. Bagong balita. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Ako po naman ay yung lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Standby na tayo. Date to mga kapuso ng Tigil Pasada. Super! Alagatos sa Welcome Rotonda. Si Manny Vargas nasa Espanya Boulevard sa Maynila. Si Mark Makalalan. Nandyan. Diyan lang, ha? Sa Pasig. Yan. Mau de la Cruz, mga kapuso. Ito po, pakinggan nyo, ha? Yung pong malaking sinkhole na nalika dyan sa kalsada sa Sales, dyan sa Pasay, aalamin po natin at medyo meron mga pangamba po. Baka makadamay pa ng ibang struktura dyan sa paligid. Eh, titingnan natin kung ano na po ang nagawa nila dyan. Naayos na ba yan? At wala bang madidisgrasya dyan sa darating na panahon? Mau de la Cruz, standby. Tuesday nyo, standby din. Ang oras po natin, 9 minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radyo DZWB. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ang aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! C
simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radyo DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! My ever best decision in life? Without a question, it's building a home together. Aww. This EverBest moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. EverBest from Everest. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. 11 o'clock na oras na mag-happy time kasama kami dito sa Big. Why did you even put up that helpline? Mahuhuli natin ang killer and magiging mas close pa kami ni Carlos. Makapaglinis nga muna dito sa studio ni Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, ikaw po yan? My Guardian Alien. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, T for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso! Sa Super Radyo DZBB. Day 2. Good morning! Day 2 of the week. Martes po ngayon, day 2 rin ang Tigil Pasada. Ay mga kapuso, ito muna ha, bago ang lahat, bago tayo pumunta sa mga report natin. Ayan, nakakalat, kanina pa, sinabi ko na sa inyo. O, para nakamata tayo sa lahat ng mga nangyayari po dito sa ating mga Tigil Pasada na ito, iba-ibang lugar po sa Metro Manila, pati daw yata sa probinsya. Yung muna po mga dadako dyan sa may Sales Road sa Pasay. Antabay lang po kayo at sinisikap po ng DPWH na tapusin hanggang bukas. Yung pagkukumpuni po dyan sa malaking butas na yan, ang tawag dyan ay sinkhole. Ba't nagkaroon ng napakalaking uka dyan, isang palaisipan. Ngayon po, nasusolve na yung palaisipan na yon. Mukhang ang talagang pinanggalingan po ng problema ay nasirang tubo ng Maynilad. Yon. Mamaya po, makakausap po natin si Miss Jennifer Rupo tungkol dyan. At ang DPWH daw po ay tutulong sa Maynilad sa pagsasagawa ng backfilling at concreting activities, mga kapuso. Ngayon, ito muna tayo. Melo del Prado tayo. Sa Super Radio DZWB. Ito ba ha? Labag daw sa batas ang pagtanggap ng MMDA sa 200,000 pesos na donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Nag-donate po siya, nagpunta siya doon sa flag raising ceremony kahapon dyan sa MMDA headquarters. At doon po ay ibinigay niya yung 200,000 pesos na donasyon para sa MMDA. Maganda yung intention, ano? Maganda, para hindi daw pamarisa ng isang katulad niyang lumabag. Siya naman po humihingi ng paumanhin. Hindi pala siya lumabag. Technically, ang lumabag ay yung kanyang driver. Kasi yun ang nagmamaneho eh.
Sakay lang siya, pero siyempre siya naman ang amo at siyang malaki ang pangalan. Siya ang sakay-sakay, siya ang VIP, mga kapuso. E di, siya itong nakabalandra ang pagmumukha dito sa problemang ito, sa isyong ito. Pero nagpunta naman, in fairness, si dating Governor Luis Chavez Singson po ano, ay nagpakumbaba. Pero ang tanong nga dito dapat bang tanggapin? Dapat bang tanggapin? Ito ay moral o legal o pareho lang? Dapat bang tanggapin ng MMDA ang donasyon, lalo na't kung may batas na nagbabawal Super Radio. Dito? Melo Del Prado sa Super Radio ECWB. Sa sali po ng awiting ito ni Timmy Euro, I apologize. Pasok. Dating Governor Luis Chavez Singson, good morning po. Pamanin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta ko ninyo humihingi ng patawad at asahan niyo, hindi nyo na ako mahuhuli ngayon. I'm sorry. Yan po ay rilisibuhan. Donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan. Hindi po yan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupad siya doon sa regulasyon natin. Come on, forgive me. Civil Service Commissioner Lizada, Lily Lizada. Ano po masasabi niyo tungkol dyan? While maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho alam ni nung official po na meron ho tayong batas na ganito. Kung marami hong magbabiolate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine, there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi. Mm-hmm. Kasi po, sila po ay bayad na yung mga enforcers, mm-hmm. bayad na po sila ng taong bayan, bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan, and you do not have to reward us for doing our work. Super Radio! Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Yung pala yun, Republic Act Number 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Hindi pinahintulutan ang panghihingi, pagsolicit at pagtanggap ng anumang halaga o regalo. Direkta man o hindi na may katumbas na halaga sa ilalim ng kanilang pag-arap sa tungkulin o ng pamang transaksyon ng alinmang opisina. Makatinig po na inyong narinig. Tinig po ni Civil Service Commissioner Ayli Lizada, MMDA Chairman Roman Duartes, at tinig po ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Ayun, dapat sana ang ginawa para wala ng question ano. I-donate na lang sana ni dating Governor Chavez Singson sa isang charitable institution. Para ipakita niyan talagang lubas ang nagsisisi. Kapag sabi niya nga, no one should be above the law. At dito sa batas na ito na binanggit ni Commissioner Lizada, wala din dapat na above the law dyan. Diba? At saka, di mo masabing walang string attached eh. Diba? Yung pag nag-donate ka doon sa charitable institution, yun ang walang string attached. Yun. Salamat po. I told a lie. Damaga po. Super Radio! Sa inyong lahat. Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Magpupusta na tayo dito sa ating day 2, mga kapuso, ng Tigil Pasada na yan. Kumusta na? Ito po ha. Sa ating Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Daloy ng trapiko sa Quezon Avenue, mabigat na dahil sa nagpapatuloy na programa ng grupong Manibela. Alagato sa Alan G. Super Radio. Katakot-takot ngayon na manapakabigat na daloy ng trapiko ang kakaharapin ng nababaybay papunta dito sa Mabuhay Rotonda dahil na rin, kung nakikita mo sa likod natin Kuya Melo, yan pa rin ang mga sasakyan na patuloy na nakabalandra na mga sasakyan na napapasero ng jeepan ng grupong Manibela, Kuya Melo. Saglit, may gustong magsalita. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yan.
Naku po, kailangan paalisin po, hindi tigilan. Dahil sa ito, nakikita nyo kung gaano kabigat ang dali ng trafiko dahil iisang linya lang ang nadadaanan sa mga oras na ito ng mga papunta ng Dugtod ng Maynila. Hanggang sa mga oras kasi ng na ito, nagpapatuloy pa rin ang programa ng mga miyembro ng Maribela at nakabalan na ang mga pagpaserong sa kalsada Buyang Belo. Ano itong marami ngayon, na ito? Mga pulis itong marami na ito? Pulis na? Hindi. Ano mga yan? Driver yan. Ay, ayan, nagkakatayawan ba? Ayan. Kasi yung mga pulis natin, pag meron silang mga dispersal na hinaharap, may uniforme din silang kulay ganyan. Di ba? Kaya akala ko, mga pulis, ito pala ay mga driver pala to. Uniforme ng mga driver yan, light blue. Mga super yan, na miyembro ng Maribela. At ngayon kasi yung ikalawang araw, Kuya Pelo, ng transport strike ng grupong Piston at Maribela, at okupado ng mga nakaparadang chief, yung tatlong linya ng patungong direksyon ng Maynila. Kaya magbaon po ng matinding pasensya yung mga kababayan natin na dadaan dito. Iisan din niya lang kasi ang nadadaanan at pagkatapos maging ang bike lane ay naukupahan na ng mga sasakyan dahil nga sa halos kusad pagong yung nangyayari ngayon dito. Pagsapit naman sa Mabuhay Rotonda, nakapwesto ng mga miyembro ng Maribela habang ang ilang metro ang layo naman ng mga pulis na may bitbit na mga shield na nakaparikada rin dito sa lugar sa Mabuhay Rotonda. Alan, talagang ano to, paralisado itong kalsada na to. Kung isa lang naman ang nadadaanan, paralisado na. Kesa sabi nyo yan, papunta na Maynila, di ba? Papunta ng Mabuhay Rotonda. Ayan po, mga kapuso, napapanood nyo po sa GTV, radio na TV pa. Ayan, wala nang galawan to. Wala nang galawan halos. Talagang ultimo mga nakamotorsiklo nata-traffic sa mga oras na ito dito sa bahagi ng Quezon Avenue. Kaya mga sasakyan na padirekto ng Maynila, pinapakanan sa bahagi ng Mayon Street sa Quezon City. O kaya po, kung kayo'y papunta ng lungsod ng Maynila, maghanap na ho kayo ng ibang madadaan ng kalsada dahil nga ho sa napakabigat sa mga oras na ito ng daloy ng trafiko dito sa bahagi ng Quezon Avenue patawid ng Espanya. Yung ilang pasahero nga na nakausap natin, dismayado, dahil naglalakad na umanon sila mula pa sa may bahagi ng Araneta, nahihirapan sila sumakyay hanggang makarating dito, kaya talagang ito yung tumambad sa kanila na dahilan ng napakabigat na dali ng trafiko. Wala pang patiyakan, Kuyang Belo, ha, kung hanggang anong oras papayagan itong ganitong sitwasyon dito sa bahagi ng Quezon Avenue dahil nagpapatuloy pa rin ang programa ng grupong Maribela. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DCWB. Super Radio, DCWB, Bantay! Biyahe. Lipa tayo ng lugar. Silipin natin yung Espanya Boulevard. Papasok na Maynila na ito, karugtong na ito eh. Quezon Avenue hanggang dyan sa may Mabuhay Rotonda. Yun ang sakop ni Alan Gatos. Doon naman tayo sa papunta ng Espanya na po ito. Pagtawid na pagtawid nyo dyan, Espanya na po yan. Doon na yan, pasok na sa lungsod na Maynila. Ito na si Manny Vargas. Manny, kumusta dyan, Manny? Super Radio! Kuya Melo, hindi nakapasok sa may area ng Maynila itong mga militanteng mga tsuper at yan ay mga miyembro ng grupong Piston at nitong Maribela. Sa halip hanggang doon lamang sila sa bahagi ng Espanya Boulevard, nasakop pa ng lungsod Quezon dahil nasa hangganan ng Maynila at Quezon City ang mga kasapi ng Manila Police District at sila ay nakabalagpag doon ng kanilang mga sasakyan kung kaya hindi nadaraanan na mga motorista papasok ng Maynila ang kahabaan ng Espanya Boulevard. Gaya ng binanggit ni Alan, babanggitin natin yung mga ruta dahil alam kong ito yung natabayan at pinapakinggan ng mga kababayan natin. Sige. Mapapakinggan yan sa atin lang. Sige. Una, yung bahagi ng Mayon, mga naipit na nakatawid ang Dituason, dahil na sila sa Mayon pinalulusot. Pero kung sila ay hindi aabot ng Mayon, sila ay pinakakanan ng Dituason para pumasok ng Dapitan o kaya doon pa lamang sa bahagi yan. Yan ang Dituason. Ito yan, nakikita natin. Huwag na silang umabot dyan o kaya dahil lumagpas na yan, doon na sila sa may bahagi ng Santo Domingo Church. Pwedeng silang kumanan doon, papasok ng area ng Enes Amoranto, papunta ng A. Bonifacio, papunta yan ng Blooming Street, gayon din ng Dapitan. Pwede rin, mas malayo pa,
sa Araneta sila pumasok para pwede silang lumusot ng Araneta papunta ng area ng Ibonifacio. O kaya naman, kumaliwa sila, papasok ng bahagi ng Aurora Boulevard at Ramon Magsaysay Boulevard. Manny, siyempre, lahat yan pupunta doon sa mga alternative na mga ruta na yon. Doon naman mag-iimbudo doon, Manny. Mas maluwag doon. Mas maluwag doon kayo, Melo, kumpara kung makikipagsiksikan sila dito sa kahabaan ng Quezon Avenue hanggang sa may area ni Alan Gatos. Dahil kanina, inabutan na namin yan. Maaga-aga pa. Wala pang alas 6 ng umaga. Pinakanan na kami ng mga tauhan ng MMDA sa may Ditwason dahil talaga namang halos hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Ayun, pala, mga polis yun, nakikita ko na sa kalsada, hindi naman yes, sa oo, lugar mo, sa lugar mo, sila nakaharang diyan. Wala naman silang choice kundi abangan yung mga papasok na nandoon sa may lugar ni Alan Gato sa Quezon Avenue. Alan, Manny. Oo, tama ka diyan. Ang nangyayari ngayon, pag sila ilumusot na halimbawa nito sa may bahagi ng Ditwason o kaya ay dito sa may magkabilang side ng Ditwason, sila ay palulusutin, lalabas na dito sa likuran natin itong Bloomingtree Street at dediretso na sila nitong Espanya Boulevard. Diyan lang sila pwedeng pumasok at makalabas kung sila ay magtutungo ng lusod ng Maynila at kinakailangan na lumusot ng Espanya Boulevard. Mukhang wala talaga intensyon ang Manila Police District, ang Philippine National Police na patunguhin, papasukin ng lungsod ng Maynila ang mga tsuper ng militant manibela at ng piston. Dahil nahaharangan yan ng napakarami mga truck ng mga pulis. Antindi ng preparation ngayon ah. Parang talagang inaasahan ng mga pulis eh. Matindi itong tigil pasada na ito. Parang ganun ang dating. Oo, kasi undak ka lang kasi medyo nagkaroon ng kulitan. Oo. Kung kaya't napilit pa ng mga tsuper na sila ay makausad. Pero ngayon mukhang talagang pinagandaan nila para wag palusin. Ngayon nakikita ng mga kapulso natin. O, Radyo na TV pa, makikita nila talagang nakaharang ito mga truck ng PNP. Nakabalagbag sa gitna ng kalye. Kaya tayo, nakapwesto rin sa gitna nito Espanya Boulevard westbound para ipakita na ito ay sarado ngayon para sa mga motorista at sila ay makakalusot lamang sa likuran natin itong bahaging ito ng Bloomingtree papunta ng lusod o papasok itong lusod ng Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat, oo. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Alas 6:26, puntahan natin. Doon naman sa kabilang dako, Pasig naman ito, no? Pasig, Quezon City, Manila, Pasig naman tayo. Ilang jeepney driver na sumama sa tigil pasada kahapon. Ay, good morning. Good morning. Bibiyahe na dahil sa takot na magutom. Mark Makalalad, Mark! Super Radio! Magandang araw sa iyo, Kuya Mel, sa mga kapuso natin sa ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela at Piston ay meron ng ilang mga jeepney driver ang balik sa pamamasada na sa mga nakapanayam natin dito yan sa bahagi ng Pasig kung saan merong headquarters ang grupong Piston sa Pasig Palengke. Binanggit ang mga nakausap natin na sila ay babiyahe na dahil na rin sa takot magutom. Ang paliwanag nila, takot sila no, na walang maiuwing pera sa kanilang pamilya. Lalo, kalawat kanan din daw yung kanilang gastusin, Kuya Melo. At saka isa pa, meron babala ang MMDA, si Attorney Nunez, MMDA. Pananagutin daw yung mga nangharang talagang naging dahilan kung bakit huminto ang trapiko kahapon. Hindi daw tigil pasada yan eh. Balandra pasada. Pero alam mo, dito sa Pasig naman, kung ikukumpara doon sa mga nakalipas no, na mga tigil pasada, wala naman yung na-monitor na stranded na mga pasahero. Ang kagandahan, ito kasi ay napagandahan din ng LGU. Kumbaga may mga naki-standby na mga sasakyan na magagamit oras na magkaroon ng mga stranded na pasahero. Ayon dun sa mga driver na nakapanayam natin, ipapaubayan na lamang nila sa kanilang mga leader ang pakikipag-usap sa LTFRB at DOTR at kung ano ang magiging hakbang ng kanilang grupo sa mga susunod na araw. Yung unang araw daw kasi kahapon, Kuya Melo, para sa kanila sapat na yan para ipakita yung kanilang pakikiisa. At kumbaga sa text, Kuya Melo, message sent na, Kuya Melo. Uh-oh. Dahil naipayag na nila yung kanilang posisyon sa ugnay sa bagay na ito. Pakinggan natin yung tinik ng aking mga nakapanayam. Hindi talaga ako bumiyahe kahapon, sir, kasi kailangan na magsama naman kami para kahit ganon, malaman naman nila na meron kaming kooperasyon. Pero ngayon, sir, babiyahe ka na? Ngayon, sir, susubo ko lang lumabas baka sakaling papayagan na kami. Kasi kailangan na ng pamilya ko ng may susuport ako eh. Dahil sa jeep lang naman ako umaasa. Oh, kailangan pong panggaso sa araw-araw. College tsaka high school tsaka nagagatas yung anak ko. Sir, pero kaysa ka sa panawagan na yung mga consolidation, dapat ipasura yun. Opo, sana. Kasi una-una problema ng operator namin yan. Kaso wala kayong magawa naman, kaya babiyahe na lang? Oo, kaya babiyahe na lang po kami.
Ayan, ang tinig ng ating mga nakalang Puyang Manilo, babiyahin na. Ayan. Kaya dapat mas maraming jeepney ngayon sa mga kalsada. At mamaya iikot tayo. No, yung iba't ibang mga ruta dito sa Pasig, kung saan merong mga grupo ng miyembro ng Piston. Ang inyong kapuso, Mike Makalalat ng GMA, Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Salamat, Mark Makalalat. Alagatos, Manny Vargas. Nakakalungkot, ano? Mga tatay po yun. Mga driver, jeepney driver. Ang kanilang iniisip sa araw-araw, pang-tuition ng anak. Siyempre, kasama yung baon, saka pamasahe doon. Pangkain ng pamilya. At atisin, panggatas ni Bunso. Alas 6:30 na po ang oras po natin sa buong Pilipinas. Pakinggan po natin. Super Radio. Mga jeepney driver. Melo del Prado sa Super Radio. DZBB. Bago mag-maywan, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. Ang isang kailangan na tanggapin ng gobyerno ay bawasan yung yabang na walang epekto ang welga. Tuloy ang, pero ang totoo, may epekto eh. Eh kami po mga commuter, ramdam po namin. Hindi pwedeng ganun. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe. Ang tinig po ni Mar Balbuena, presidente ng Maribela, at ang iba pang mga personalidad. Ay, meron pala si Mr. Murillo yung sa mga commuter group. Mga kapuso, isa pa po sa problemahin din ang transport sector. May bago na namang taas presyo sa produktong petrolyo sa diesel po, 95 centavos, 40 centavos sa gasolina. Sa kerosene po, mga kapuso, ay 85 centavos po ang itinaas. Yun, dahil sa maraming bagay. O, yung mga desisyon ng OPEC na magbawas ng production, o yung kaguluhan sa iba-ibang panig po ng ating daigdig. At yung pinakahuli po dyan ay yung labanan ng Iran at saka Israel po ngayon. Nagpapakawala sila ng mga vessel doon sa may Strait of Hormuz. Isang container ship po ang kinubkob nga at may mga Pilipino po nakasali doon. Pero walang nasaktan ng mga Pinoy. Apat na Pilipino po yung tripulante ng barko na yan. MCS. MCS ang pangalan ng barko. Alas 6:32, mga kapuso, ang ating pong text connect. 0917-594-5941 ang ating Twitter na ngayon po ay X. At DZBB ng mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay at DZBB ng mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DZBB 594 kHz. Alas 6:32 na po ng umaga. Radio na TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Star, then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus.
Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number 1 tayo. Super Radyo DZWB ang number 1 AM station. At Barangay LS ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso! Mahimit ang harapan ngayong Martes, April 16 sa NCAA Women's Volleyball sa Philoilec Oil Center Live, 2:30 p.m. sa GTV. Letran Lady Knights vs. EAC Lady Generals. This is your NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Sa dinami-dami nating membro at kasangga sa Golden Scorpion, bakit itong si Calvin ang naisipan mo pang isalba? Wala namang kakwenta-kwenta tao. Para ka naman bata. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. You're watching Double B TV on GTV. Na lang 6:37 na po ng umaga. Wow! Si Melo Del Prado, panalo! Pupunta tayo kay Mau de la Cruz sa Pasay City. Super Radio! At ngayon po ay sarado pa rin daw yung Sales Road dyan sa Pasay dahil doon sa pagkukumpuni sa butas na kalsada. Malaking butas yon. Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Ito na si Mau de la Cruz. Brother Mau, kumusta dyan? Super Radio! Brother Melo, no kali. Isang truck ng Department of Public Works and Highways at para magakot at magdala ng materyales o lupa, no, na gagamitin na ipantabon dito sa malaking butas na likhangan ng pagtagas ng tubig ng isang water concessioner na makalawa. So ngayon mga oras ito pa rin Melo, no, ay sarado pa rin itong Sales Road, ano, sa ilalim ito ng highway. At tanging mga service road lamang ang nadaraanan sa mga oras ito. Pero wala naman pagbibigay sa daloy ng trapiko. At makikita mo sa ating video na natampakan na. Yung malalim na 10 talampakan niya kahapon, ano? Eh, ngayon mababaw na lamang. Siguro mga 3 talampakan na lamang. Mga 3 truck na maliliit na lamang ang kailangan para tuloy ng matabunan itong hukay na malaking butas nito na likhanga. Itong leak. Yung isang water concessioner. So, kanina kaalis naman ng truck at nakausip ko yung DPWH, patuloy daw yung kanilang gagawin paghahakot para matabunan yung maghapon ito at inaasahin nga bukas ay may babalik na itong servisyo ng lansangan ito. Ibig sabihin, at patatapos nila yung kanilang gawain
ngayong araw na ito. Isisimento pa yan, Mau? Ay, isisimento. Hindi, asfalto. Kaya nakita ko, asfalto lang. Makapal asfalto eh. Hindi, isisimento muna yan. Bago yung asfalto sa ibabaw. Bago yung asfalto nila, no? Pero wala nang makatauhan dito ng DPWH, no? Ang nakita ko lamang dito yung security guard. Yung isang malaki establishment rito. Yun yung managbabantay rito, eh, no? At malaya naman nakakaday mga sasakyan. Yung isang side, ano, ay tawag na, ito kasi main road, eh. Main road itong nabutas, ibibutas, main road ito. Yung nakikita mo sa mga video natin, eh, mga service road lamang nakakadaan. Pero yung isang main road, yung opposite side niya, eh, ginaban, nagka-counterflow yung galing na iya, papunta naman sa area ng BGC. So, wala namang mabigat na daloy ng traffic sa mga orse to. At mapapansin mo naman itong mga kababayan sa motorista, eh, mabilis na lumalagpas. Hindi na yung cross-checking, hindi na nakikrusyoso dito sa malaking butas na nilikang leak ng water concentrate. Anong tawag mo ron? Goosenecking? Oo, yun, di ba yung tawag nila ron, goosenecking, yung nakikrusyoso. Akala ko, peeping tom. Ay, hindi, isang butas naman yun. Ito, malaking butas ito. Malaking butas ito. Mahirap na yun. Pag gano'n, peeping tom na. Ito, goosenecking lang. Yung mga marites ba? Ito, Mau. Ay, yes. Ano to? Ilalim ng ano to? Maraming post nito. Ito ba yung Skyway? Ha? Ay, ilalim ng Skyway to. Yung tapat, di ba, ng Terminal 3. Papalabas ka na ngayon, papakaliwa ka, papunta ka na rin sa area ng Skyway. Duduktong na yan dun eh. Yung ilalim niyan, tapat mismo ito ng Villamor Airbase. Malapit mismo ito sa entrada ng Villamor Airbase. Ay, di ba, ang sinasabi, baka na-compromise yung structural integrity ng pundasyon ng Skyway, yung mga haligi. Nakita diba, ko maraming malayo, haligi. Parang meron. Nasa gitna siya. Nasa gitna siya ng haligi. Malayo siya rin siya. Pero mas maganda, sagutin ng Department of Public Works and Highways kung yung tanong na yun, yung kung nakompromiso ba yung integridad nito mga poste ng Skyway dito sa area na ito, parang meron. Amin nyo ka po, Sumau de la Cruz, GMA Super Radio, DZBB, dapat ito. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio, DZBB. Ang oras po natin, alas 6.41, nasa linya po natin, Miss Jennifer Rufo, Head Corporate Communications ng Maynila. Miss Jenny, good morning, hello. Hello, magandang umaga po Sir Melo. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig sa inyong programa. Opo. So, totoo po ba na ang nakapaglikha po ng butas ay yung pong tubo ng Maynilad po? Tama po Sir Melo. No? Nung linggo, tinawagan po kami para i-check yung sinkhole daw na namuo dyan po sa Maysales Road. At nakita nga po na puno siya ng tubig. Mm-hmm. So, ang ginawa po natin, dinowater natin yung site. At nag-excavate po tayo para mahanap kung saan nagmumula yung tubig. At nakita po natin na nagmumula po ito sa isang 200 millimeter diameter pipeline na tumatawid po sa Sales Road. Opo. Mm-hmm. Ganun po kalalim po yun? Yung major pipeline na po yun? Tama ba yun, ma'am? Secondary line po siya, Sir Melo. Tapos mga 3 meters deep po siya. Mm-hmm. So, thankfully nakita po kaagad yung, ano, yung leak source. Kaya mabilis po natin na-isolate yung lugar. Tapos konti lang po yung temporary na wala ng tubig habang kinumpuni po natin. Opo. Di ba ba meron kayong ano tawag doon? Sinusurvey nyo? Hinahanap nyo talaga yung mga ganyan? May tagas? Bakit po kaya hindi po ito natunugan, ma'am? Nakita po natin na medyo nagkaroon po ng pressure drop nitong nakaraang linggo. So actually we were set na hanapin na rin po. Yung, kasi mahirap po na although nararamdaman po natin ang pressure drop sa aming central control room, wala po siyang visibility sa site mismo kasi underground po siya. So, essentially, marami po mawawala ng tubig para mahanap po yan. So, kailangan i-schedule lang tama. Siguro na pangunahan lang po tayo at talagang lumalim na yung ano, yung nababad po yung soil ng matagal. Opo, walang visible sign sa ibabaw, wala naman taga. Sa ibabaw, walang tubig. Pero sa ilalim pala, yung tubig ay doon na po naglalawa ng tubig. Sabi nga, at sinisira na po yung ground, yung ilalim, underground. Tama po Sir Melo. In fact, inaalam po natin kung ano ang nakadamage sa pipe. Kasi nandyan lang naman po yan at hindi nga siya lumang pipe eh. So meron po siyang external heat when we excavated the site. Opo. Nakita po natin yung pipe. Tinamaan po yung pinakagitna ng segment. May puncture. Oho, tama po. May butas. Ano kaya tama po dyan, oho. Ano kaya yung nakabutas dyan? Posibleng heavy equipment po ba? Possible po Sir Melo kasi hindi lang naman po Maynila na may mga underground activities. Marami pong utilities na nagtatrabaho sa area. So kasalukuyan po namin ininvestigahan kung ano at sino ang nakatama sa aming pipeline. Matagal na, pwedeng matagal na po ito na tumatagas. Pwede po Sir Melo.
Ngayon lang na-discover kasi nagkaroon na po ng malaking butas. Tama po. At saka kahit po nabutas na yung kalsada, hinanap pa rin natin kasi hindi din po talaga siya madaling mahanap. Opo. At saka baka may iba pang parte ng tubo na butas din. Tama po. Kaya ang ginawa po natin, Sir Melo, when we expose the area na excavate natin, hindi natin kaagad binakfill kasi chinek natin just in case. Baka meron pang ibang lugar na nasira yung pipe. Pero opo, wala naman po. So we proceeded with the cement encasement para mabackfill po kaagad yung area. Pwede kasi makikita nyo doon sa pressure test yun kung meron pang tumatagas po eh. Ganun po ba yun? Tama, sir. At saka makikita po natin kung hindi pa nawawala yung water sa area. Na-dry na pa naman po siya. Opo. So ito po, okay na to. Stable na po itong ground na to, itong pagkakatabo na ito. Hindi na ito bababa pa. Yes, sir. Bale, yung mismong nasirang pipe, pinalitan na natin yung segment na nasira. Sinementohan po yan. And then yung ibabackfill na po ng soil at may compaction po na gagawin bago full restoration. Ang sinasabi po kahapon ay may duda na baka maapektuhan yung structural integrity ng mga poste ng Skyway dyan. Ano po ang findings nyo? Well, sa ngayon, sir, hindi naman po natin nakikita yun. Ano? Kasi in fact, sasabihan naman po kami ng DPWH kung isa po yun sa concern. Pero hindi naman po nila nabanggit. Opo. Sige po. Ma'am Jenny, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Ay, maraming salamat din po. Magandang umaga. Ms. Jennifer Rufo, Head, Corporate Communications ng Maynilad. Oras! Alas 6:45 na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa. Melo Del Prado sa Super Radyo DZWB. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Orly Trinidad, Melo Del Prado, Joel Reyes Zobel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radyo DZWB at WBTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Why did you even put up that helpline? Mahuhuli natin ang killer and magiging mas close pa kami ni Carlos. Makapaglinis nga muna dito sa studio ni Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, ikaw po yan? My Guardian Alien. Want to be a star? Then it's your time to shine at the Sparkle Prime Acting Workshop. To join, follow Sparkle's official accounts to get all the details and latest updates. Kakabit ng public affairs yung you are responsible for the stories that you tell. Kapag yung pagpapakahusay ginagawa ng buong team. Best director, screenplay. Best picture, Firefly! Yung buong mundo papalakpak. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
para po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! It's complicated. Anong status ng iyong relationship, Andoy? It's complicated. Ayun o, relasyon ng mga Duterte sa mga Marcos. Ay ganyan daw, it's complicated, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi nagkakapalitan sila ng maahang na salita. Si Presidente, malumanay magsalita yan. Talagang hindi mo kakitaan ng pagkapikon yan. Madalang na madalang, pero umaanghang na rin ate siya ng salita eh. Di ba? Umaanghang na rin ang salita sa mga Duterte. Ayan o, mga kapuso. At isa dyan ay yung tungkol sa West Philippines, tungkol doon sa sinasabing gentleman's or secret agreement. Ito naman, doon naman sa Tagum City, Davao del Norte, pinatutsadahang muli ni dating Pangulo Duterte ang Pangulo kaugnay sa isinusulong na pag-amenda sa saligang batas daw. Yun namang kalyado ni dating Pangulo Duterte na si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ay nananawagan sa militar na bawiin ang suporta sa Pangulo sa mapayapang paraan para wala daw itong magawa kundi bumaba sa pwesto. Talagang it's getting complicated, parang West Philippine Sea, mga kapuso. Medyo ito pa, ito pala't nagkakalinaw kung paano matitrigger yung ating Mutual Defense Treaty. Kailangan pala may mamatay muna, no? Di pala pwede ando yung pakanon-kanon lang tayo, water cannon, ano? Pabangga-bangga lang tayo ng China Coast Guard o sa ating Coast Guard vessel din naman. Kailangan pala may mamatay. Bakit ganon? Mapapagana daw sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung mayroong mapatay na sundalong Pilipino o ng Philippine Navy, Coast Guard o Maritime Militia. Sabi naman ni Lloyd Austin, Defense Secretary ng US, kapag may namatay anyang Pilipino, anuman ang katayuan, sa anumang pag-atake ng foreign power, ito ang panahon para pagganahin ng tratado. One life lost is one life too many. Sabi nga, di ba? Sa English, no? Kailangan pa bang may mamatay? Ngayon, mga kapuso, ito mag-iimbestiga. Iimbestigahan po itong secret agreement na ito. Nagkakasana po ng investigasyon yung House at saka yung Senate. Ang tanong, mga kapuso, dapat ba itong mabunyag? Dapat ba talaga itong imbestigahan? O kumbinsido na kayo sa mga sinabi na mga concerned parties na itong gentleman's agreement na ito naman di naman dapat ipag-alala raw. Pero sabi ng iba, dapat mabunyag, dapat ipag-alala sapagkat yan ay ginagamit ng China na dahilan. Dahilan, nadagdagan na naman yung dahilan. Dati walang masyadong dahilan eh. Ngayon may dahilan na. Super Radio, Melo del Prado, Super Radio, DCW. What I think, for me at least, convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was a secret agreement when there was no such thing. Mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Si Xi Jinping. How would you describe your relationship with the Duterte family currently? And how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. All right. It's complicated. Super Radio, Melo del Prado sa Super Radio DCW. Complicated. Ayan. Ayan. So dapat bang imbisigahan? Ay siguro po, dapat na nga lang para malaman na natin once and for all, ano ba talaga yan? Kasi ginagamit po na leverage yan o tungtungan. Tungtungan ng China ngayon. May palibagong tungtungan na naman sila. Yung agreement. Dati-rati po mga kapuso, di tayo, walang kapanapanama. Walang kabasi-basihan yung 9-line na yan. Yung claim ng China na yan na 90% ng South China Sea o West Philippine Sea ay sa kanila. Ngayon dahil doon sa secret agreement na yan, parang nabigyan ng bigat mga kapuso yung kanilang walang basihan na claim. Yun, yung issue. Sa halip na hindi meritorious para sa kanila, meritorious kasi
Wala eh, kumaga tayo sa pahin eh. Dapat nga tayo yung may-ari sapagkat tayo may legal claim dyan. May award sa atin ang International Tribunal dyan eh. O, ang nangyayari po tuloy, tayo pa yung nakipag-negosasyon, tayo naman talaga yung may titulo. O, sabi nga eh, pag ikaw ang may karapatan, you should negotiate from the position of strength. Tayo pumayag, ba't may mga ganong agreement? Super Radio! Hindi daw makakapunta yung ating resupply mission o pagre-repair ng ating BRP Sierra Madre. Status ko raw. Yun daw yung agreement. Melo del Prado sa Super Radio DZW. Alas 6:55 na po ng umaga. Radio na, TV pa, Melo pa. Melo del Prado sa Super Radio DZW. Super Radio stations nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Close pa kami ni Carlos. Makapaglinis nga muna dito sa studio ni Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, ikaw po yan? My Guardian Alien. Ocho na po ng umaga. Wow! Si Melo del Prado? May text. Panalo! May text dito, si 0573, ang huling apat na numero. Sino daw nagbabayad sa nawawalang tubig o nawalang tubig o system loss sa tumagal sa tubig? Wala po. Kung tubig po, wala. Ang kanilang ang kinukonsider nila na non-revenue water, hindi katulad sa kuryente. Pag nawala at nanakaw ang kuryente, mga kapuso, may system loss, tayo magbabayad. Pero dito sa tubig, wala po. Malinaw na po yan. Teka muna sa ating Bantay Panahon. Bantay Panahon! Ito po yung yun na lang heat index ngayon na forecast, mga kapuso. Dagupan City, Pangasinan, 46 degrees Celsius. Aparik, Cagayan, 43 degrees Celsius. Aburlan, Palawan, 43 degrees Celsius. Roja City, Capiz, 43 degrees Celsius. Iloilo City, mga kapuso, ay 43 degrees Celsius. Zamboanga City, Zamboanga del Sur, 43 degrees Celsius po ang inyong inaasahang init factor ngayong araw na ito. Sa serbisyo sa atin namang mawalan po ng supply ng tubig, Manila Water, 10 p.m. to 4 a.m. Rodriguez Rizal, ilang bahagi po ng Rosario, Barangay Rosario, Pasig City, ilang bahagi po ng Barangay Pinagbuhatan. At ito pong mainilad naman, mga kapuso, ay 11 p.m. to 4 a.m. Caloocan City, Barangays 95, 99 at 100. 11 p.m. to 6 a.m. Caloocan City, Barangays 168 at 171. Mga wala po ng supply ng tubig. Sa serbisyo puli! Salamat po, mga kapuso! Balita na po sa ilang saglit. Ako po naman ang inyong lingkod. Wow! Si Melo del Prado? Panalo! Ikapito na po ng umaga. Radyo na, TV pa, Melo pa! Melo del Prado sa Super Radio DZW. We'll be right back.
balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, wala iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. EZBB Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Super Balita sa Umaga Nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3 minuto makalipas sa alas 7. Sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Joel Reyes-Abel at Melo Del Prado. Martes po ngayon, ika-16 sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, mga kumpanya ng langis, nagpatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Protesta ng piston at manibela, nauwi sa tensyon matapos silang harangin ng mga pulis. Tigil pasada, ramdam ng mga pasahero ayon sa isang grupo ng mga pasahero. Land Transportation Office, kumpiyansa na masosolusyonan na ang backlog sa pag-i-issue naman ng plastic card ng driver's license dahil sa pagdating ng milyong-milyong supply ng plastic card. Donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa mga nanita sa kanyang traffic enforcer. Hindi dapat tinanggap ng MMDA ayon sa Civil Service Commission. Mayigit 71 bilyong pisong pondo para sa health emergency allowance ng health workers. Inilabas na o nailabas na ng Department of Budget and Management. Pangulong Bongbong Marcos, inilarawan ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte na komplikado. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, dalawagan sa militar, bawiin ang suporta. Ha? Kay Pangulong Bongbong Marcos sa mapayapang paraan, militar at pulisya iginit na mananatili silang tapat sa kanilang tungkulin. Halos 2 tonelada ng shabu na nagkakahalaga na mahigit sa 13 bilyong piso na harang sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas.
Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mga kapuso, huwag pong papauli sa malalaking mga balita. Talakayan sa malalaking mga issue. Subscribe na po kayo sa YouTube channel ng DCBB. Magtungo po sa at DCBB594. Malilit na mga letra po yan. At DCBB594 sa YouTube at mag-subscribe. Bantay Panahon! Viral po ang ridge of high pressure area sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Apektado naman ang trough extension ng low pressure area ang Davao Region, South Cotabato at Sarangani na makararanas po ng maulap na papawre na may kalat-kalat na mga pagulan, paggulog at pagkidlat. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawre na may pulupulo mga pagulan, paggulog, pagkidlat dulot pa na ng localized thunderstorm. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Kung di kayo nakapagpultak ninyo, sorry na lang po kayo dahil nagpatupad na po ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya po ng langis. 75 sentimo kada litro ang dagdag presyo sa diesel, 40 sentimo naman ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang 85 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Ang oras po natin ay 6 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Nagpalipas ng magdamag sa Mabuhay Rotonda sa lungsod ng Quezon ng mga miyembro ng grupong Manibela. Sa unang araw ng kanilang tigil pasada, dala ng mga miyembro ng grupo ang kanilang mga jeep na apektado ng POV Modernization Program. Bago nito, nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng Piston at Manibela na tumulak patungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Habang palabas ng UP Diliman Campus ay nakagirian ang mga jeepney driver ang mga humarang na pulis. Sa isang punto, inugapan ang mga nagpuprotesta ang isang police mobile at mga nakalagpas sa police line. At may mga nakalagpas sa police line. Ayon sa Piston, tuloy lamang ang pagpasada ng kanilang jeep o mga jeep sa Primero ng Mayo kahit hindi consolidated. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. Ang tinig ni Boy Bailon, Deputy Secretary General ng Grupong Piston, naliniwala naman si Mar Valbuena, Chairman ng Manibela na naging matagumpay ang unang araw ng kanilang tigil pasada. Kung talagang sapat na yung mga nakakonsolidate, bakit kailangang magsuspindi ng klase? Bakit kailangang mag-ubmed na magbigay ng libreng sakay? Idinagdag pa ni Valbuena na asahan pa ang mas maraming kilos protesta bago ang Abril at 30 na consolidation deadline. Bago mag-May 1, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Ang tinig ni Mar Valbuena, chairman ng grupong Manibela, babala naman ang LTFRB. Simula sa May 1 ay huhulihin na nila ang mga papasadang traditional na jeepney na hindi nakapag-consolidate. We will give them a show cause para naman pumama, isaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga may pakitang consolidation papers na inisyu po ng LTFRB, we can immediately apprehend it. Ang tinig ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III samantala. Super Radio DZBB, Bantay Biyahe. Programa ng Grupong Manibela sa bahagi ng Welcome Rotonda, nagpapatuloy. Alagatus, Alanji! Super Radio! Sa kabila na matindi na ang sikat ng araw dito sa bahagi ng Welcome Rotonda ay nagpapatuloy pa rin ang programa ng Grupong Manibela sa pangunguna nitong kanilang chairman na si Mar Valbuena. Sa mga oras ito ay talagang nananatili na napakabigat ng dali ng trafiko dito sa bahagi ng Quezon Avenue patungo ng direksyon ng lungsod ng Maynila. Partikular na kung gustong baybayin itong bahagi ng Mabuhay Rotonda papunta ng Espanya. Nananatili pa rin kasi itong napakaraming bilang na mga miyembro ng Manibela maging na rin bit-bit yung kanilang mga jeep na nakabalandra sa kalsada. Maliban dito, nakabantay din ang mga tauhan ng Quezon City Police District para nang sa ganoon maalalayan kahit papaano yung mga dumadaan na motorista na patungo pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Sa pinakamalang impormasyon natin, ang pagbibigat ng daloy ng trafiko ay halos pumipila na sa may bahagi ng Santo Domingo at kaya talagang kung todo na
yung ginagawa na pag-aasisa ng mga tauhan ng Traffic and Transport Management Division ng Quezon City kasama ang MMDA at gayon na rin mga tauhan ng Quezon City Police District para magtuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko sa kabila ng patuloy na programa ng grupong Manibela dito sa bahagi ng Mabuhay Rotonda. Sa mga oras na ito, nananatili ng mga tahimik maliban sa nagpapatuloy na programa itong grupong Manibela at patuloy na nakaantabay ang mga tauhan ng QCPD. Ako sa Alangkatos ng GMA Top Radio DZBB. Dapat ito. Super Radio DZBB. Bantay! Biyahe! Mga tauhan po ng Manila Police District nakaharang sa bahagi ng Espanya Boulevard para hindi makalusot yung mga miyembro ho ng grupong Piston. So sarado rin to sa traffic, maging dun sa mga ordinaryong motorista. Manny, pasok! Super Radio! Yes, at tama kayang Kuya Joel, sa mga sandaling ito nananatiling sarado itong bahagi ng Espanya Boulevard kung kaya't pinalulusot sa mga alternatibong ruta at lalabas na lamang doon sa may kanto ng Blooming Street at Espanya Boulevard yung mga apektadong mga sasakyan dulot ng magkahiwalay na programang isinasagawa ng grupong Manibela at ng grupong Piston. Kahapon kasi sa pagdaan dito ng dalawang militanteng grupong transportasyon na yan ay nabiyak ang kanilang hanay at ang grupong Manibela ay naharang ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa bahagi ng Mabuhay Circle o Mabuhay Rotonda, habang dito na sa Espanya Boulevard, hinarang naman ng mga tauhan ng Manila Police District ang mga kasapi ng grupong Piston. Kanina, inaanunsyo rin ng ilan sa mga kasapi nila na posibleng magsagawa pa sila ng mga panibagong pagkilos bukas araw ng Miyerkules bilang tugon sa ginawang pagtigil sa pag-anais nilang mga lapit sa bahagi ng Maninjola o partikular na sa area ng Malacañang at maipaabot sa Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga usapin kontra sa POV Modernization Program. Kasabay nito, tinuligsa rin nila ang anilay pagbibigay pansin ng pamahalaan sa ibang mga issue tulad na lamang ng charter change sa halip na tutukan ang pangangailangan ng maayos sa transportasyon at ang kabuhayan ng maraming mga Pilipino kabilang na ang maapekto ang mga chauffeur at operator dulot nga ng programang modernization sa hanay ng transportasyon. At dahil na rin sa nangyayaring ito, ay nagkakabahagya, nagkakaroon ng pagkisikip kanin-kanina lamang doon sa nakita natin na usad na mga sakyan sa kanto ng Blooming Street Street at ng Espanya Boulevard dahil nga sa doon na nagtatagpo ang lahat ng mga sakyang atektado na papasok ng lungsod ng Maynila. Tumitindi na rin ang sikat ng araw sa bahaging ito ng Espanya Boulevard sa kupan ng lungsod ng Quezon papasok ng Maynila. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DZBB. Dapat ito. Super Radio DZBB. Bantay! Biyahe! Daloy ng trapiko sa iba't ibang ruta sa Pasig City nananatiling normal sa ikalawang araw ng tigil pasada. Mark Makalalad, Mark! Simula na ng ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Piston sa ilang lugar sa Pasig, hindi naman ito ganong ramdam ayon sa Pasig Traffic. Base sa monitoring ng Pasig Traffic, wala namang mga stranded na pasahero. Maliban dito, marami rin umanong mga driver ang balik na sa pamamasada ngayong araw na hindi lumuhok sa tigil pasada sa pag-ikotama ng Super Radio DZBB sa iba't ibang mga ruta sa Pasig. Marami pa rin mga jeep ang bumubiyahe. Kasama sa aming mga inikutan ay ang Pasig-Quiapo na ruta, Pasig-Marikina, Pasig-Crossing at Pasig-Bagong Bayan. Ang inyong kapuso, Mike Makalalad ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay! Biyahe! Ramdam ng mga pasahero ang epekto ho ng tigil pasada ng grupong Manibela at Piston. Ito'y sa kabila ng pahayag ng pamahalaan na walang epekto ang transport strike at hindi na paralisa ang pampublikong transportasyon. Ayon kay Primo Murillo, convener ng The Passenger Forum, dapat alisin ng gobyernong yabang at pagsasabi na hindi nakakaapekto o nakaapekto ang tigil pasada ng dalawang transport group. Anya ramdam ng maraming pasahero ang tigil pasada at nahirapan silang makahanap ng mga masasakyan kahapon. Ang isang kailangan na tanggapin ng gobyerno ay bawasan yung yabang na walang epekto ang welga. Tuloy ang, pero ang totoo, may epekto eh. Kami po mga commuter, ramdam po namin. Hindi pwedeng ganun. Dinig po ni Primo Murillo, convener ng The Passenger Forum. Super Radio DZBB, Bantay! Biyahe! Samantala, ang Aklan Provincial Police Office naglunsad ng libreng sakay. Kaugnay pa rin ang tigil pasada si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo. Ava, pasok! Super Radio!
Naglunsad ng libreng sakay ang Aklan Police Provincial Office upang matulungan ang mga lokal na residente na makabiyahe sa kabila ng transport strike. Hindi naman nakikiisa sa tigil pasada ang Aklanon Transport Groups pero minabuti pa rin ang Aklan Police Provincial Office na magbigay ng libreng sakay para may option ang mga pasahero. Mismo ang mga PNP Mobile Patrol ang naglilibot sa kani-kanilang area of responsibility upang magpasakay at maghatid ng mga pasaherong madadaanan sa kalsada. Malaking tulong naman ang libreng sakay ng mga pulis sa komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar kung saan karaniwan ang mahirap sumakay, lalo na ngayong matindi ang init ng panahon. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, nag-uulat para sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, bantay, biyahe! Yung consolidation rate ng mga pampaserong sasakyan sa Region 7 at Region 8, mataas na. Mula ho sa GMA Integrated News, magulat po si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico, pasok! Super Radio! Yes, Joel, umabot na ng 96% ang consolidation rate ng prangkisa ng mga pampublikong sasakyan sa buong Region 8 o Eastern Visayas. Kumpiyansa ang tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 8, na aabot ito sa 100% pagsapit ng deadline ng franchise consolidation ngayong Abril at 30. Sa Region 7 naman, sinabi ni LTFRB Region 7 Regional Director Eduardo Monte Alto Jr. na 89% na ang consolidation rate ng prangkisa ng mga public utility jeepney habang 100% naman sa ibang public utility vehicles. Nasa 400 units ng PUJ na lang umano ang hindi pa consolidated sa buong Central Visayas at inaasahang hahabol ang mga ito sa April 30 deadline. Bukas naman ang tanggapan ng LTFRB sa susunod na tatlong Sabado ng Abril para sa mga hahabol sa deadline. Tatanda ang pinal ng sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline para sa franchise consolidation. Ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, nag-uulat para sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Salamat Nico Sereno, GMA Regional TV Balitang Bisdak. Super Radio. Ang oras po natin, alas 7:17 na po ng umaga, sinimula na kahapon ang pagbabawal sa mga e-trike, e-bike, tricycle at pedicab na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero kahapon at hanggang ngayong araw, maninita lang muna ang MMDA. Ngunit bukas, araw ng Miyerkules ay sisimula na ang paniniket. Kabilang sa mga nasita kahapon ang 10 tricycle at e-trike na dumaan sa Taft Avenue sa Maynila. Ayon sa MMDA, dapat maintindihan ang mga gumagamit ng mga e-bike at mga kalintulad na sasakyan na para sa kaligtasan nila ang ipinatutupad na patakaran na pagbawalan silang dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kita po natin, like sa Road 10, ang lalaki po ng trucks dyan, hindi po sila makikita na lahat po ng side ay blind side. Yung po safety sa paggamit itong klaseng, ganitong klase sa sasakyan. Plus, dito po sa kanilang mga karsadang ito, medyo yung kanila pong speed ay medyo hindi po angkop. So, nakikreate din po ng traffic. Ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes. Super Radio! Masosolusyonan na po, mga kapuso, ang backlog doon sa mga plastic card para sa driver's license bago matapos po ang Hunyo. Ito ang tiniyak ni Land Transportation Office LTO Chief Bigor Mendoza II matapos dumating ang panibagong batch o 1,000,000 plastic card. Anya sa ngayon ay 3,000,000 na po ang kabuang nade-deliver na plastic card sa ahensya, tinaasang may darating pa sa mga susunod na linggo at buwan. From 1 million, mag-deliver po ngayon ng mga 600,000 cards, no? Andiyan na yan. And then next week, panibago na naman. Hanggang makompleto po yung 3.2 million cards. Ito yung first phase po natin, no? Para lahat po ng regions, masupplyan po natin ng cards, makahabol na po tayo sa ating backlog. Simula na ipahinto ng korte supply ng plastic cards noong October 2023, umabot na po sa 4.1 milyon o meron pa tayong 700,000. Kung nakumpleto yung 3.2, kulang pa rin ang 700,000. Yung backlog po sa pag-i-issue po ng plastic cards ng driver's license. Kaya naman ikinatawa ng LTO na inalis po ng korte yung injunction order laban sa kanilang mga supplier ng plastic card. Ang laking bagay po sa amin yan, that releases 3.2 million cards. So, kaya malaking bagay po sa pag-comply namin sa aming obligasyon sa ating mga motorista na magkaroon sila ng finally no, yung plastic card na ating inaasahan.
Yun oh. Wala, may schedule pa rin pala. So maghihintay pa sila ng schedule nila. Oo, maghihintay pa rin. Meron pa rin daw kulang eh. Oo. Nasa na yung Philsys ID mo, paring Melo? Meron ba nun? Ha? Kasabay nito. Sinabi, buti pang LTO, meron ng plastic card. Ang Philsys, wala pa rin. Plastic kasi. Kasabay nito, sinabi ni Mendoza na nakatakda rin na pumirma sa isa pang kontrata ang LTO para sa karagdagang 6 na milyong piraso ng plastic card. Kaya itong darating na 6.5 million cards plus the remainder of the 3.2, sapat na sapat po yan para to cover our backlog of last year and to cover our 2024 requirements. May konting sobra pa para sa 2025. Yun. Ay, salamat. Ha? Tinig po nila ang Transportation Office Chief Vigor Mendoza II. Superradio! May injunction yan. Yung LTO. Kaya na-delay-delay. Yung Philsys, walang injunction. Delayed pa rin. Ang oras po natin, 20 minuto na po makalipas ang 7 umaga, tinanggap na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang donasyon mula kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Ito ay donasyon ni Singson sa Special Operations Group ng MMDA na nakahuli sa kanyang sasakyan na dumaan sa EDSA bus carousel noong nakalipas na linggo. Mula sa unang pangako na 100,000 piso, dinagdagan pa ito ni Singson na tumabot sa kabuang 200,000 piso ang tinanggap ng MMDA sa flag raising ceremony kahapon ng umaga. Pamanin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta ko ninyo, hindi lang patawad at asahan nyo, hindi nyo na ako mauhuli ngayon. Doon ako na lang. Alam ka na mauhulit ka pa. Doon ako nag-aalala eh. Hindi, baka mulit pa pare. Hindi mauhuli, hindi pahuhuli. Magkaiba yun eh. Magkaiba yun. Ang tinig po ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson, sa gitna ng pagtanggap sa donasyon, nilinaw ni MMDA Chairman Roman Duarte na hindi ito mapupunta sa mga naghuling tauhan dahil may batas na nagbabawal sa kanila mga empleyado na tumanggap ng pera o regalo. Iyan po ay re-resibuhan. Donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan. Hindi po yan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupad siya doon sa regulasyon natin. Ang tinig po ni MMDA Chairman Roman Duarte, agad naman itong pinuna ng Civil Service Commission at sinabi ni Civil Service Commission Commissioner Aileen Lizada na ipinagbabawal ito sa batas. While maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lakalam ni nung official po na meron ho tayong batas na ganito. Kung marami hong magbabiolate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine, there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi. Kasi po, sila po ay bayad na yung mga enforcers, bayad na po sila ng taong bayan. Bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan. And you do not have to reward us for doing our work. Kasi pwedeng ipakahulugan na string attached pa rin yan. Yun nga eh. Tsaka anong pananagutan ng tumanggap? Alam naman ng tumanggap na bawal. Ba't tinanggap pa rin? That's another case of no one is above the law. Yun no? Diba? Mm-hmm. Sabi ni dating Governor Singson yun. Ang tinig po ni Civil Service Commissioner, CSC Commissioner Aileen Lizada. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mamaya mas pag-usapan natin na mas malawig yan, pare Melo. Pero kapag nakakakita po tayo ng check, hindi po check yung ano ha, yung nangyari po sa MMDA. Kapag nakakakita po tayo ng check, ano po una pumapasok sa ating isip? Pag may check, ibig sabihin tama, wasto, mga kapuso. Oo, crookies ang nangyari po sa ano. Sa MMDA. Yung check po ng RightMed, ano nga bang ibig sabihin po niyan? Pag may check high quality, pag may check abot kaya.
Yan ang ibig sabihin po ng check po ng RiteMed. Isang malaking check, mga kapuso. Dahil ang gamot po ng RiteMed, abot kaya po ang presyo pero high quality po ang pagkakagawa. Kaya kapag kahanap po yung gamot, huwag po tayo may magtanong. Hanapin po ang check po ng RiteMed. Para sa mga listahan ng mga produkto RiteMed, bisitahin ka na ng Facebook page, website, www.ritemed.com.ph. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, alas 7.24, radyo na. TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Sa dinami-dami nating membro at kasangga sa Golden Scorpion, bakit ito si Calvin ang naisipan mo pang isalba? Wala namang kakwenta-kwenta tao. Para ka namang bata. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Mahinit ang harapan ngayong Martes, April 16 sa NCAA Women's Volleyball sa Philoy Lake Oil Center, live 2:30 p.m. sa GTV. Letran Lady Knights versus EAC Lady Generals. This is your NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Mga kapuso natin, mga nakatatanda, yung mga katamtaman lang ng edad, yung mga bata, lahat po tayo ay dapat malakas ang pangangatawan sa araw-araw. Kahit magbago po ang panahon, nakakaagapay po tayo. Dahil maayos po ang ating resistensya, yung immune system natin, yun yung ating puhunan dyan eh. O kahit sa paglabas ng bahay at sa pagtatrabaho natin sa pagbibiyahe, mga kapuso, ay mabuti na lang talaga. At may Immunomax Food Supplement. Ito pong Immunomax ay gawa po sa CM Glucan na nagbula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Ito pong nakikita nyo na ito na dalawang kahon na itong maliliit sa radyo na TV pa. Nakita nyo po yan. May puti at may kulay verde pa. Pag binuksan nyo po yan, ang laman po niyan ay kapsula na Immunomax Food Supplement para po sa mga adults yun. At may kulay berde, yun naman yung Capsule for Adults na Immunomax Food Supplement 40 variant. Yun naman pong mataas na kahon na yan. Ang laman po niya na ibutelya na may syrup para sa mga kids po yun. Syrup for Kids Immunomax Food Supplement, may kulay berde po noon. Syrup for Kids Immunomax Food Supplement 40 variant, mga kapuso. Mula po sa aming studio o kahit nasaan pa kayo, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax 40 ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mas tumataas pang heat index o damang init na nararamdaman sa bansa. Kahapon, 22 lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index, kung saan 47 degrees Celsius ang naitala sa Dagupan City, Pangasinan. At ngayong araw, asahan pa rin ang danger level na heat index sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na sa mga sumusunod na lugar. Lunsod ng Dagupan, Pangasinan, Zamboanga City, Aborlan, Palawan, Apari, Cagayan, Roa City, Capiz, Iloilo City, Pasay City, Lawag City, Ilocos Norte, Tugigaraw, Cagayan, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point, Cavite, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Virac, Catanduanes, Masbate, at Pili, dyan sa Camarines Sur.
Lalo pang tumindi ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang lalawigan. Sa Aklan, umabot sa mayigit sa 30 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa mga palayan. Batay sa pagtaya ng Office of the Provincial Agriculturist, tinatayang nasa 1,300 hektarya ng mga palayan sa Aklan ang napinsala ng matinding init. At dulot nito, naapektuhan na ang kabuhayan ng nasa 3,700 magsasaka. Sa Buhi, Camarines Sur, nagpalutang-lutang sa gilid ng Lake Buhi ang ilang nangamatay na tilapia. Naniniwala ang mga residente na epekto ito ng mainit na panahon. Ayon naman sa Municipal Agriculture Office ng Buhi, hindi ito matatawag na fish kill dahil maliban sa epekto ng mainit na panahon, overfeeding umano ang kinamatay na mga isda. At dahil dito, nananawagan ang Municipal Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga fish cage operator sa lugar na sumunod sa tamang pagpapakain ng isda para maiwasan ang ganitong insidente. Samantala, buffer stock ng NFA Camarines Sur nananatiling sapat pero mas mababa na umano sa target. Mula sa GMA Integrated News, mag-uulat si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Chris, Superradio. And Joel, nasa 13,000 bags ng palay ang procurement target o dapat mabili ng National Food Authority o NFA Camarines Sur para sa buwan ng Abril. Pero as of April 5, nasa 2,300 bags ng palay pa lamang ang nabibili nito. Pero umasa raw ang tanggapan na madadagdagan pa ito habang nagpapatuloy ang harvest season. Sa kabila nito, sapat pa naman daw ang supply ng bigas, lalo na sa mga panahong kakailanganin ito. Dahil sa Camarines Norte, dinagdagan daw ng 5 piso ng provincial government ang bawat kilo ng palay na dapat sana ay ibibenta sa NFA, kaya mas maraming magsasaka ang nagkaka-interest na magbenta. Habang may mga magsasaka naman na dating nagbibenta sa NFA ng kanilang inaning palay, pero sa ngayon hindi muna nagtanim dahil sa epekto ng mainit na panahon. Mel at Joel, samantala, patuloy naman ang panawagan ng NFA sa mga magsasaka na magbenta pa rin sa kanila ng mga inaning palay. Pwede rin daw makipag-ugnayan sa tanggapan na mismo ng NFA para sila mismo ang kukuha sa palay. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia at GMA Integrated News, ako si Chris Novello, nag-uulat sa Super Radio DCBB, dapat totoo. Salamat Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Samantala, green spaces o yung mga lugar na natataniman ng mga puno sa lungsod po ng Davao at mga karatig na lugar, isinusulong na palawakin para maibsa na matinding init po ng panahon. Alamin natin ang balita yung mula kay John Ryan Calonia, Super Radio Davao. John, pasok! Super Radio! Nananawagan ang environmentalist group na Interfacing Development Intervention for Sustainability o EDIS Davao na palawakin pa ang tinatawag na green spaces sa mga urban areas gaya ng Davao City at Tagum City sa Davao del Norte upang maibsan ang nararamdamang init ng panahon. Sa panayam ng GMA Superado Davao, Attorney Mark Peñalver, Executive Director ng EDIS Davao, inihayag nito na base sa pag-aaral na mas mainit na panahon ang nararamdaman sa mga lugar na kaunti o walang tanim na halaman o mga puno kung ikukumpara sa mga lugar na maraming mga pananim. Dahil dito, iminikahin ng grupo na palawakin pa ang green spaces sa pamamagitan ng pangangalaga ng mga wetlands, paggamit ng renewable energy at malawakang pagtatanim ng mga puno. Makakabuti din umano na magkakaroon ng permeable pavements o mga kalye, sidewalks o highways na hindi puro kungkwerto o mabilis ang mag-absorb ng tubig. Paalala ni Peñalver na delikado na mapabayaan ang sobrang init ng paligid dahil posibleng magdulot ito ng heat stress sa publiko, hindi magandang kalidad ng hangin at mas mataas na konsumo ng kuryente. Ako si John Ryan Calonia ng Super Radio Davao, nag-uulat para sa GMA Super Radio DCBB, Dapa, totoo. Super Radio! Malaki ang naitulong ng online facilities ng Bureau of Internal Revenue, BIR, para mapabilis ang paghahain ng income tax return ng mga taxpayer. Ito ang sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Kasunod po ng deadline sa paghahain po ng ITR kahapon, 15 ng Abril. We made sure that lahat po ng ating online facilities ay gumagana at mas binigyan pa natin ng mas pinalakas pa natin yan this time para naman na siguradong walang magiging aberya. Idinagdag pa ni Lumagi na dahil po sa online platform ng BIR, nabawasan na po ang harapang pagipagtransaksyon ng mga taxpayers sa kanilang mga tauhan na nakatulong para maiwasan ang katiwalian. The lesser yung ating face-to-face interaction with the taxpayers. So mas talagang mababawasan po yan.
Dinig po ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Super Radyo! Umaabot na sa mahigit sa 91 bilyong piso ang naipalabas na pondo para sa health emergency allowance ng mga health worker. Sa panayam ng Super Radio DGWB, sinabi ni Budget Secretary Amera Pangandaman na ang pondong ito ay nasa kamay na ng Department of Health. Gayunman, mula sa 91 bilyon pesos, 73 bilyon pesos palang anya ang naipamamahagi ng DOH na karamihan ay sa mga pampublikong ospital. Hindi pa po nababayaran ngayon iyong sa mga private hospitals at saka po yung mga nasa local government units po na mga hospital. Mm-hmm. Okay. Opo, kaya mga clinic. Sila po ang hindi nababayaran. Sinabi ni Pangandaman na nagkakaproblema kasi ang DOH sa listahan at pagberipika sa mga bibigyan ng naturang allowance. Pero pong bottleneck sa listahan nung mga bibigyan ng alawan. Kasi po, nalaman ko po na ang ginawa po pala ng DOH po dahil pandemic noon, lahat po ng submission nung mga private hospitals at saka local government units, lahat po through online. Tapos, ang nangyari po, hindi po yata kinaya nung sistema nila. Yung iba hindi natatanggap, yung iba natatanggap. Tapos pagkatanggap po nila, kailangan pa po nila i-validate. Yun po yung una. Okay. Medyo mahirap po yun. Hindi daw po sila pumampayag na hard copy. Ang tinig ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ay, kumusta mga batang Cherifer? Cherifer kids, mga kapuso at saka yung mga mami. Mga mami, kasi bakit po namin kayo kinukumusta? Eh, kayo po ang nag-aalaga sa mga bata. Hindi nyo bibigyan ng ikasasama ang mga anak ninyo, di ba? Palaging para sa welfare ng mga anak. Yan naman. O, kaya pagdating sa bitamina, dun tayo sa mahusay at dun tayo sa nakakatulong sa kalusugan at syempre sa pag-iisip. Kailangan po masigla, malusog at matatalino ang mga bata. Kailangan may Cherifer Syrup Fortified with Zinc. Yan ang vitamins ng mga kids na mahusay, mga kapuso. Kayo mga mami, di kayo po apayag sa pwede na eh. Kaya naman ang Cherifer po ay gumawa nitong Cherifer Syrup Fortified with Zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para sa mga kids. Ang Cherifer Syrup Fortified with Zinc ay lemon-flavored syrup. Na talagang masarap. Lasa pa lang eh, sabi ng mga bata, panalo na. Eh, ito pa, may CGF, may lysine, may taurine at zinc. O yun, talaga namang panalong-panalo. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating po sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Oras, alas 7:37, radyo na, TV pa, Portisiya na, disiplina pa. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radyo DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso! Why did you even put up that helpline? Mahuhuli natin ang killer and magiging mas close pa kami ni Carlos. Makapaglinis nga muna dito sa studio ni Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, ikaw po yan? My guardian alien. Up, up, up. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus. It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. You're watching Double B TV on GTV. Super sulit na balita po ito. Sulit po ang RC Cola Mega.
24 pesos lang po ang suggested retail price po niyan kada bote. Eh, pang-apat na tao na po ang isang bote po niyan eh. Kaya marami ho ang makapag-e-enjoy ng malamig at masarap na RC Mega. Mga kapuso, lalo na ngayon, panahon po ng El Nino, sobrang init po ng panahon at napakatindi po ng mga heat index pong nararanasan sa iba't mampanig po ng bansa. Ang sarap balik-balikan, mga kapuso, nito pong RC Mega, talaga namang napakamura. 24 pesos lamang po ang suggested retail price. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga, Nationwide! Ang oras po natin, 39 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. It's complicated. You know. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng mga pambabatiko sa kanya ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan ang sinabi ng Pangulo nang humarap siya sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP kahapon. How would you describe your relationship with the Duterte family currently? And how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. All right. It's complicated. Sa gitna nito, nililaw ni Marcos na nananatiling maayos ang relasyon nila ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Of course that I have the most contact with this Inday Sara. And how we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. She says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude. All right. Samantala, nanindigan naman ng Pangulo na hindi magpapasaklaw ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC kung saan may kinakaharap na reklamo si dating Pangulo Duterte kaugnay ng madugong kampanya laban sa ilegal na droga. Dagdag pa ni Marcos, hindi mo na niya isusuko si Duterte sakaling maglabas ng mandamiento de arresto ang ICC. Sa issue naman ng umano'y gentleman's agreement ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping, naniniwala siya na may katotohanan ito dahil hindi naman basta-basta na lamang mag-iimbento ang gobyerno ng China ng naturang issue. What I think for me at least convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was a secret agreement when there was no such thing. Sabagay yung 9 dash line, invento rin yun. Ayun, ng China. So pwedeng inimbento lang yung secret agreement. Pwede rin. O, diba? Ang tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Buling binatikos ni dati Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon dyan po sa Tagum, Davao del Norte. Sa naturang pagtitipon, nagbabala si Duterte laban po sa isinusulong na pag-amyenda naman sa saligang batas. Ayon po sa dating Pakulo, isinusulong umano ang charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Marcos. Nauna rito, iginiit po ng Administrasyon Marcos na economic provisions lamang ang aamyandahan at hindi aamyandahan ang political provisions sa saligang batas. Samantala sa pagtitipon, tinalakay din ng kaalyado ni Duterte na si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang issue naman sa West Philippine Sea at tiyak umanong mahaharap sa matinding problema ang bansa sakaling tuluyang sumabog ang gulo dito. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kaya bago mangyari lahat, nagkikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Tinig po yan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Superadyo! Nanawagan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa militar na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa mapayapang paraan. Yan ay bilang suporta umano sa saligang batas at para maprotektahan ang taong bayan at ang Estado. Sinabi pa ni Alvarez na kapag ginawa ito ay walang magagawa ang Pangulo kundi buwaba sa pwesto. May tugo naman ang hukbong sandatahan ng Pilipinas at ang pambansang pulisya ukol dito. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. Ang ating po loyalty ay nasa ating mga kababayan po at
Then na spare po yung uniform personnel sa mga ganito po mga usaping political. Ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng pambansang polisya. Super Radio! Maituturing umanong act of sedition o rebellion ang panawagan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na bawiin ng militar ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Itong paniniwala ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. Sinabi naman ni Camiguin Representative Jordan Jesus Romualdo na dapat ay sinasampa ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng ganitong pananalita. Inihayag naman ng pambansang pulisya na pag-aaralan po nila ang mga pahayag nitong si Alvarez. Ay naman sa Department of Justice, pag-aaralan din po nila ito pero kailangan naman nilang makita muna ang buong konteksto. Pinalalahanan din ng isang kongresista si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag nito ay maaaring mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe, sinabi naman ni Alvarez na susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at DOJ. Wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa bagay na ito. Samantala, panawagan ng isang kongresista sa AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos wala daw sa lugar. Ayon po sa isang senador. Alamin natin ang balita niya, malaki ni Faravelo. Names go! Super Radio! Maring sinabi ni Senator Jinko Estrada na uncalled for o wala sa lugar ang pananawagan ni Congressman Pepito Alvarez na talikuran ng Armed Forces of the Philippines si Pangulong Bongbong Marcos nang dahil sa mga pulisiya nito ukol sa West Philippine Sea. Ayon kay Estrada na chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, mahusay na hinaharap ni Pangulong Marcos ang tensyon sa West Philippine Sea na kagagawa ng China. Tinukoy ang pakikipagpulong ng Pangulo nitong weekend sa Presidente ng Estados Unidos at sa Prime Minister ng Japan at ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa iba pang kaibigang bansa. Sabi ni Estrada, pinatutunayan dito ng Pangulo ang determinasyon na protektahan ang teritoryo at soberanya ng bansa at wala kahit isang square inch nito ang ipag-uubaya niya sa China. Bumabaling ani ang Pangulo sa Estados Unidos, Japan at iba pang kaalyado dahil walang nangyayari sa pakikipag-usap sa China na paulit-ulit lang ang ginagawang pambubuli sa Pilipinas. Una dito, sinabi ni Davao del Norte Representative at dating House Speaker Pantaleon Alvarez na itinutulak ng Pangulo ang bansa sa gera sa China kaya nanawagan sa AFP na iurong ang suporta sa Pangulo para umano mapilitan na bumaba sa pwesto. Si Alvarez ay kaalyado ng pamilya Duterte. Sinabi naman ni Estrada na agad siya magpapatawag ng pagdinig kapag sa Defense Committee napunta ang resolusyon sa Senado na nagpapa-imbestiga sa mga secret deal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China ukol sa West Philippine Sea. Ako, si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga, Nationwide! Oras, alas 7.47, radyo na, TV pa, kortisiya na, disiplina pa! Nido Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Sa dinami-dami nating membro at kasangga sa Golden Scorpion, bakit ito si Calvin ang naisipan mo pang isalba? Wala namang kakwenta-kwenta tao. Para ka namang bata. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Alam ko na yung kawalang hiyaan ninyong dalawa ng nanay. At ipapakita ko to kay Jordan. Akin na yan! Pinakaayaw ni Jordan sa lahat! Yung siluwanin! Ano ka ba? Buksan mo to! Asawa ng asawa ko. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. We'll be right back.
Super Balita sa Umaga, Nationwide! Tuloy tayo sa ating mga balita, nilinaw ng Amerika kung ano ang magiging hudyat ng Mutual Defense Treaty sa pagitan po nito at ng Pilipinas. Sa pagpapupulong ni na Pangulong Bongbong Marcos kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin dyan sa Pentagon, sinabi mismo ng kalihim na iyan ay kung may napatay na sundalong Pilipino ng Navy, Coast Guard o Maritime Militiaman. Kailangan may mamatay, no? Tiwala o mano ang Pakulo na magpalit man ang liderang Amerika sa eleksyon nila sa darating na Nobyembre, mananatili ang bisa ng Mutual Defense Treaty. What we have agreed with the United States are beyond politics. And I think that they almost rise to treaty agreements. Those treaty agreements must be honored. And that I think puts us on good ground. You know, delikado kasi matalo si Biden, pare. Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, malapit na umanong mapirmahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan po ng Pilipinas at Japan na magbibigay taan naman sa mas malawak na kooperasyon sa pagitan po ng Coast Guard at Navy ng dalawang bansa. Samantala, pamahalaan, walang planong dagdagan pa ang mga EDCA site sa bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang balita niya mula kay Tuesday New. Tuesday, pasok! Super Radyo! Hindi na magdaragdag pa ng mga lugar sa bansa na may access sa mga sundalong Amerikano o ang kilala sa tawag na EDCA sites. Sa ginanap na Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP event, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ganitong plano ang kanyang administrasyon. Binigyan din pa ng Pangulo na ang paglalagay ng EDCA sites ay hindi dapat ituring na sanhi ng agresibong aksyon ng China sa South China Sea dahil ginagawa na nila ang mga mapangahas na mga aksyon bago pa man nagkaroon ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Saksian niya ang buong mundo sa mga pag-water cannon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Pilipinas. Gayun din ang paggamit ng mga ito ng laser, sadyang pagbangga sa ating mga barko, pagharang sa mga bangka ng mga mangingisda at paglalagay ng barriers sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Pangulo, ang mga aksyong ito ang dahilan kung bakit nagtatag ng EDCA site sa bansa. Sa ngayon, mayroong siyam na EDCA site sa buong bansa na nagsisilbing access ng mga sundalong Amerikano sa tuwing mayroon silang joint maritime exercises kasama ang mga sundalong Pilipino at iba pang mga kaalyadong puwersa. Kabilang sa EDCA site sa Pilipinas ay ang Camilo Osayas Naval Base sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, Balabac Island sa Palawan, Lalo Airport sa Cagayan, Cesar Basa Air Base sa Pampanga, Port Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base sa Palawan, at Mactan Benito Air Base sa Cebu. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Bantay Biyahe. Nako po, yung mga membro po ng grupong Piston sumama na rin daw doon sa hanay ng Manibela na nasa bahagi po ng Welcome Rotonda. Nadoble po ang sakit ng ulo po ng mga pulis po dyan. Si Alan Gato Salal, pasok! Super Radio! Yun yung impormasyon na ibinigay sa atin ng grupong Piston kung saan mula dun sa pwesto nila sa may bahagi ng Espanya. Pakita lang natin ngayon, no? Pwesto dito sa may bahagi ng Espanya na ngayon ay malinis na at patuloy itong nawala na yung mga nakaparado mga sasakyan kanina. Na kung makikita natin dito sa bahagi ng buhan natin sa radio na TV pa, naglalakad na lamang yung mga pulisa papalapit dito sa bahagi ng pwesto ng Welcome Rotonda at nawala na yung nakabalandrang mga jeep sa may bahagi ng Espanya. At sa ngayon, ang pinakakonsentrasyon na lamang sa mga oras na ito, itong bahagi naman ng Welcome Rotonda kung saan makikita yung napakaraming bilang pa rin ng mga miyembro ng Manibela. Ang pagkit sa ating kanina, mula dyan sa pwesto na yan, tatama sila dito sa bahagi ng Welcome Rotonda. Pero hanggang sa mga oras na ito, ay tila hindi natin makita kung sila ba ay tuluyang lumapit dito sa bahagi ng Welcome Rotonda o nilisan na itong bahagi na ito ng Quezon Avenue para na sa ganoon ay umalis na matapos yung magdamagan na pananatili dito sa bahagi ng Mabuhay Rotonda. Samantalang yung mga miyembro naman ng Manibela ay nagpapatuloy pa rin dito sa kanilang programa sa bahagi ng Mabuhay Rotonda.
Pero magkagayon man ay nananatili pa rin sarado itong hangganan ng Quezon Avenue at Espanya dahil pa rin sa presensya ng mga pulisa mula sa Manila Police District at gayon na rin sa Quezon City Police District. Yung isang bahagi, maliit na bahagi pa rin ng Quezon Avenue galing ng Araneta, Santo Domingo patungo dito sa Mabuhay Rotonda, iisang linya pa rin yung nadadaanan sa mga oras na ito na patuloy na sinisikap ng mga tauhan ng Quezon City Police District at gayon na rin ng traffic and Transport Management Division ng Quezon City na mapabilis ang daloy ng trapiko. Ako sa Alanggatos ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Biyahe! Akala ko may soda eh. Ang daming pulis. May mga truncheon pa kasi kalasag, kabalagdala. Masasagan kabalagbag. Samantala, naharang sa isang checkpoint ang halos 2 tonelada ng shabu sa Litagtag, Batangas. Nagkakalaga ito ng 13.4 bilyong piso. Batay sa paunang impormasyon mula sa Police Regional Office 4A, sa Cavite pa lang ay may nagtimbre na sa kanila na mayroong isang van na may sakay na malaking bulto ng ilegal na droga. Sinubaybayan ito ng mga otoridad hanggang sa maharang sa isang checkpoint. Sinaksihan ni Interior and Local Government Secretary Benar Abalos kasama si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at mga opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang presentasyon ng nasa 1.8 tonelada ng shabu. Wala pang ibinibigay na ibang detalye kaugnay sa may dala ng shabu at kung anong grupo o sindikato konektado ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ito ang Super Balita sa Umaga. Yan. Nationwide! Yung pamang binabanggit ni dating Gobernador Javid Singson na magbibigay siya ng gantimpala doon sa mga humuli sa kanya. Sinabi ng hindi pa pwedeng gawin. Hindi pa pwede. Bawal. Tumuloy pa siya. We can tumuloy have, sabi nga, he can have the best intentions and still fall short. Bawal pa rin. Kasi may batas. May batas. Bawal batas ho yun? Eh. Sa civil batas. Service. Ito po. Civil Service Commission. Yan na hindi daw dapat ito tinanggap ng MMD dahil labagat ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. You know, hindi na daw kailangan suklian ang donasyon ng pagtanggap o pagganap ng mga empleyado ng pamahalaan sa kanilang tungkulin. Pwede sigurong ginawa na lamang, Pare Melo. Tama yung binabanggit mo na nag-donate sa isang charitable institution. Pinakita in the name niya of MMDA dahil doon sa kanyang kung gusto niyang ipakita. Pwede naman yun. Pero para ibigay mo sa MMDA. At ang problema naman, ba't tinanggap ng MMDA? Maganda yung intention. Tsaka very humble naman si dating Governor Chavez Singson sa paghingi. Pero bawal po. Kasi hindi bawal. Kahit pa sabihin no string attached hindi pwedeng hindi matatanggal ang sa katotohanan hinala hindi na meron, no? So paano ito? Siguro ang may pananagutan na rito yung tumanggap na ahensya. Ganun yun eh. Kasi German, pwede mo naman tanggihan ano yan. Baka pwede isauli na po natin In the process, dalawa na ang nalalabag dito. Yung batas trapiko at saka itong batas na ito. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ngayon, na napunta ang burden ngayon sa MMDA. Biruin niyo yan. Kayong may kasalanan ngayon dahil tinanggap niyo po yung donasyon na dapat tinanggap dahil bawal. Intention, maganda yung intention, pero may batas. And no one, to borrow the words of Governor Singson, no one is above the law. Ay, law uli ito. Diba? Nagkaloko-loko lang. Nagkasala-sala pa. Kaso lang ng paglabag sa batas traffic. Naging komplikado. It's complicated, ha? Tama. Parang complicated Duterte at saka Marcos. Ay, nako. Balikan na lang ating headline. Mga kumpanya po ng langis, nagpatupad po ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Protesta ng piston at manibela na uwi sa tensyon matapos silang harangin ng mga polis. Tigil pasada, ramdam ng mga pasahero ayon sa isang grupo ng mga pasahero. Land Transportation Office, kumpiyansa na masosolusyonan na ang backlog sa pag-iissue po ng plastic card ng driver's license dahil sa pagdating ng
bilyong-bilyong supply ng plastic cards. Donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa mga nanita sa kanyang traffic enforcer hindi dapat tinanggap ng MMDA ayon sa Civil Service Commission. Mayigit 71 bilyong pisong pondo para sa health emergency allowance ng health workers na ilabas na ng Department of Budget and Management. Pangulong Bongbong Marcos inilarawan ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte na komplikado. Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez nanawagan sa militar bawiin na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa mapayapang paraan. Militar at pulisya ay ginit na mananatili silang tapat sa kanilang tungkulin. Halos 2 tonelada ng shabon na nagkakahalaga na mahigit sa 13 bilyong piso na harang sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Happy birthday kay Ramir de los Santos. Ayan, happy birthday pala ngayon si Ramir. Birthday ni Ramir de los Santos, ang aming head desk editor at large. Editor, at large, lagyan mo kasi wala dito. Dahil nga po birthday niya ngayon. At large. Nagtatago. Si Ariel Castañeda rin daw. Happy birthday. Nagse-celebrate ang birthday barkada ni ano ni Kuya Ramir. Ramir, magkasama sila ngayong Ariel. Nagtatago. Ayun, no? At sumahin niyo po ang kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas. Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Dalmano. Balita walang kinikiligan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Ubel. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Radyo na. TV pa. Korpisiya na. Disiplina pa. Super Balita sa Umaga, Nationwide, mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Oras, mga kapuso, mag-iisang minuto na makalipas ang alas 8. Standby, saksi sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan matatag maasahan. EZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. EZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radio. Ang Super Radio Stations Nationwide, sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sa adulting, ang daming modes. Dapat may boost. Drink Birchtree Adult Boost every day para boost mode. May active try boost para sa adulting moods mo. I-boost mode mo na. Baka po kasi pwede kong bawiin yung singsing. Ibabalik ko po yung binayad niyo din sa akin. Sinabi ko na kasi, umalis ka na! Kasi! May masakit ba sa inyo, Nay? Black Rider 8 PM sa GMA Prime. Mainit ang harapan ngayong Martes, April 16 sa NCAA Women's Volleyball sa Philoilec Oil Center, live 2:30 PM sa GTV. Letran Lady Knights versus EAC Lady Generals. This is your NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Nito Jr. For toddlers 1-year-old, 2-years-old, and up to 3-years-old with probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show? Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sun Silk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together, best! How amazing! Sun Silk! Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon.
Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Tahing mga issue yan, sekreto, may secret, tapos it's complicated. it's complicated mga kapuso o Joel. Dati, ito yung relationship status lang sa Facebook eh. Mm-hmm. Diba? O sikat na sikat si complicated sa Facebook. Doon lang natin ito dati nababasa. Aba ngayon, pati relasyon ng mga politiko, complicated na rin. Mm-hmm. Ang masama pa nito mga kapuso, yung mga dating sanggang dikit. Diba? Hanggang eleksyon nagwagi. Ngayon ay complicated na rin. Alam mo, sa totoo lang, napakanipis na nung PC na nag-uugnay sa dalawa. No? At konting siguro maadaanan lang ng langgam yung patid na yun. Pwede. Pero kahit pa paano, yung thread na sinasabi mo siguro ay yung kahit pa paano na doon pa yung relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte. Yes, meron silang personal relationship. Gusto ko maniwala na it goes beyond politics. Pero sabi mo nga, napakanipis na noon. Talagang sa politika, patunay lang yan, Joel, na walang permanenteng magkakaibigan. Naman. Ang magkakaibigan na uuwi sa pagiging magkaaway basta personal at political interest ang umiiral. Ay, paano naman po yung interest ng publiko? Pakisagot nga yun, Joel. Wala yun, di ba? Basta kakailangan sila nakapwesto, bumaba yung mga tao na nagtinik sa kanilang landas sa politika. Imagine mo, si dating Speaker Pantaleon Alvarez, nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos mag-resign, magbigay daan kay Vice President Sara Duterte. Ginawa niya yung panawagan na yan before end of March, hindi ba? Hindi masyadong siniseryoso yan. Dahil self-serving yan, Weng, eh. Pagka naman bumaba si Pangulong Bongbong, ang mag-a-assume, syempre si BP. Oo. At bukod doon, ang nananawagan ay si dating House Speaker na napatalsik dahil sa impluwensya umano ni Vice President Sara Duterte. So sila ngayon yung magkakasanggan dikit, ganun ba yun? There's diba? No permanent friends, exactly. Only permanent interest. Sinabi ko yan. Si Alvarez din po mga kapuso ang nananawagan sa militar, mag-withdraw kayo ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos para daw hindi po lumala yung iringan sa China. Pero sandali po mga kapuso, yung nakipag-secret deal umano sa China, na si dating, to use BBM Storm ha, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, siyang kasama ni Alvarez and Tablado, hindi ba? Na bumibira ngayon sa gobyerno. So sana, bago kayo pumunta doon sa ganong ka-extreme na panawagan, tinanong niyo muna yung kasama niyo sa Entablado, ano ba totoo doon sa secret deal? Ano ba pinagkasunduan ninyo? Correct. Diba? So ang tanong ngayon ng tao, para po ba kanito talaga kayo? Alam mo, hindi naman dapat komplikado yan eh. It's not complicated actually. Ano but, dapat? You know, blood is thicker than water. Oh, naman. Mag-i-Inglesa na tayo eh. No permanent friends. Pinagalo pa yung akin eh. No ID, no entry. Blood is thicker than water, we. Yes. Matay masabihin ni BP Sara na siya ay trabaho lang, hindi pa rin maiwasang isipin na meron siyang bias doon sa pakiramdam ng kanyang mga kamag-anak sa administrasyong kanyang pinaglilingkuran, of mga course. Kapuso. No? Unless meron siyang public declaration, Weng. Uh-oh. Hindi ako naniniwala doon sa mga bintang ng tatay ko, ng kapatid ko. At ako ay sumusuporta. Sanggan dikit pa rin kami ni Presidente BBM. Totoo yan. Ang ating ahanga rin, medyo mataas na standard. Mula ho sa ating Vice Presidente. Ang dami ng mga pang-uring ginamit, Weng. Adik. Diba? Mag-resign ka na lang. Bangag. Iyakin. Correct. Iyakin ni latest. Sabi nga ni Presidente, nakita niyo ba ako umiyak?
Pero ano, alam mo, sa totoo lang, merong mga tao sa kasaysayan po ng mundo na pinapahalagahan po ang prinsipyo at dangal. Totoo. Ang hindi po patatagalin ang sitwasyong ito at magbibitiw po sa responsibilidad. Pero siyempre, kanya-kanyang moral fiber yan. Totoo yan. Hindi natin nahanapin. Kung gaano katatag yung moral fiber mo. Yung papaniniwala ng iba. Ano din, yung tigas na sikmura mo sa politika. Naman. Oo, totoo yun. So hindi dapat komplikado. Oo, nagiging komplikado lang dahil ito? Naglilingkod pa rin po sa gabinete. Oo. Ang ating Vice President. Ano lang yung paninindigan at paglinawin mo lang kung saan ka nakapwesto. Totoo lang. Hindi pwede no comment dito. Hindi pwede no comment. Pero in fairness kay BBM, di ba sa kabila nung iringay sa mga Duterte, nagsalita si BBM, hindi ko ihahain isisilbi ang warrant of arrest ng ICC kay Duterte. Mm-hmm. So ibig kasi nga ang paninindigan ng gobyerno. Yes. Oh. Kasi nga ang paninindigan ng gobyerno, hindi namin kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Kasi pag sinilbi mo 'yon, edi bumaliktad ka naman sa naman. Binawi mo 'yung salita mong 'yon, di ba? Nagiging politika tuloy 'yung ginawa mo 'yan, no? Si Rowena Salvation po 'yan. Tapos si Joel Reyes Ubel, hindi complicated. 'Yung aming relasyon. Hanggang alas 9 po kami ni Wenggay, magkakauntahan tayo sa himpapawid palatuntunan. Saksi sa Double B. Ito muna tayo mga kapuso. Sabi muna ni retired General Edgar Arevalo. Ano sabi? Friendster daw. Friendster? Hindi ko po inabot Friendster. Joke. Naman. Hindi ko na Friendster kaya hindi ko sa kilala. Ano ba yung Friendster na yan? Hindi ko siya. Facebook na po kami. Facebook. Si Alan Gatos. Uy, iba yung sitwasyon sa welcome ngayon sa na. Sa totoo lang. Aba, nagsanay puwersa na. Correct. Ang piston at manibela. Naku, mas matinding perwisyo po ito sa ating mga motorista. Alamin natin ang balita ngayon mula kay Alan Gatos. Alan, pasok! Super pero, Radio DZBB Bantay Biyahe. Pero baka konting tiis na lamang. Eh, dahil sa anumang sandali, baka disanin na rin ng grupong manibela itong bahagi ng Welcome Rotonda o Mabuhay Rotonda kung saan sila magdamagan na nanatili at nagsagawa ng kanilang programa at hanggang sa mga oras na ito nagtitipon-tipon na sila. No? Madali-madali lang, no? Katabi natin itong si Mar Balbuena, ang chairman ng grupong manibela. Binabanggit mo, tatapusin nyo na yung programa nyo dito sa bahagi ng Quezon Avenue ngayong umaga. Bakit? Dahil na rin po sa halos dalawang gabi ng pagod at puyat itong ating mga samahan. Dahil naghanda po tayo, Sunday pa, at kahapon sobrang pagod talaga dahil nakipagpuno tayo sa puwersa ng gobyerno. Sa tingin nyo ba, dun sa dalawang araw na ginawa ninyo na transport strike, ay nakuha nyo naman yung minibigti ninyo na objective para maisagawa itong transport strike at paparating ninyo yung inyong mensahe sa gobyerno? Ito po yung napaka-importante. No? Hindi po yung tigil pasada talaga. Ito ay ang maiparating po natin sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, yung ating pong mga hinaing, yung ating pong mga panawagan na nga lamang na yung ating sulat na kahilingan sa ating Pangulo ay hindi po tayo nakarating na nga Malacanang ngayon. Ito ba, panghuli na lamang, Nomar, ito ba masusundan pa itong ganitong klase ng aktibidad na ipinakita ninyo dalawang araw ngayon? Siguro kung ang ating Pangulo ay lalambot ang kanyang puso sa ating mga kababayang mahihirap, lalo na sa mga driver at operators, siguro matutultukan ngayong araw na to itong protesta. Okay. Maraming salamat. No? Si Mar Balbuena. Alan, so 8:30, tatapusin na nila yung kanilang pagkilos? Bandang alas 8:30. Sa 8:30, tatapusin na nila yung kanilang pagkilos at nagsisimula na nga sila na magpulot nung mga kalat na naiwan nila rito at didisani na nila itong bahagi ng Mabuhay Rotonda, itong bahagi na to ng Welcome Rotonda. Ako si Alan Gatos, dapat totoo. Saksi sa Double B! Yun, so konting tiis na lang, Joel, mga kapuso, maalwa na kayo makakadaan sa Welcome Rotonda. Oo, okay. Right. Kahapon, ang dami na perwisyo ha, dun sa East Avenue, tsaka Filicoa yung Commonwealth area. Diyos ko, yung... Baradong-baradong East Avenue, yung buong po yun. Awas hanggang elliptical. Hindi ko na pinarurunggitan dyan yung ating mga strikers. Mm. No? Ang pinarurunggitan na lang natin dito at hinihinga natin ng paliwanag ang PNP. Mm. Hindi nila naayos po. Mm-hmm. Yung hindi sila nakapaglapat ng kaayusan, no, dito sa
strike na ito, eh, tsaka naging nung perwisyo. Tsaka nag-move yun, tsaka bago pa yun, nung mass up pa lang sa UP Diliman, sa UP University Avenue, alam mo nila kung gano'ng karami yung sasakyan eh, nakasama sa caravan. Kaya nga hindi eh, ba? Bakit so, Dana, hindi nila na-anticipate yes, yun? Kasama yung MMDA, di dapat nalatagan yun ng kahit pa paano yung maayos lang, sa barikada. Maano, eh. Kailangan talaga ng puwersa ng pulis. Pero ang pulis, hindi naman na... Ano ba nangyari, PNP? They tried. Kaya nga daw nagka-tulakan, hindi ba? Sinikap nila, tinangka nila. Hindi napaghandaan. Taxi sa Double B! Alright, may problema pa ho tayo dahil yung pong yung Strait of Hormuz. Meron po tayong, ano, meron tayong barko doon. May, actually, may barko ng Portuguese. Meron tayong apat na mga Pilipino. Di ba? Hindi ba natin nasusolusyonan weng yung problema yung natin una. Doon sa ano, Houthi? Oo, sa yung Houthi. Yung rebuilding Houthi, meron pa tayo ilang mga, maraming mga Gulf Pilipino. Gulf of Aden ba yun? Oo, oh, tama, Gulf of Aden. Oh. Mga Pilipino po na nahawak pa rin po ng, ano, ng Houthi rebels. No? Nasa linya po natin si Elias Jenny. Si Elias Jenny, mga kapuso, misis po ito ng OFW, yung isa sa mga apat na OFW na tripulant po nitong MSC Aris, no? Ginubkob po ito ng Iranian forces dyan sa Strait of Hormuz. Jenny, si Joel, si Weng po ito. Kamusta po kayo? Kamusta po pamilya po ngayon? Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Jenny. Hello, good morning po ma'am and sir. Opo, kailan nyo huling nakausap po ang inyo pong asawa? Ano po sir, sa pangyayari po sa April 13? Noong April 13, nakausap niyo po siya. Ito po yung araw kung kailan sila kinubkob ng Iranian forces ba? Tama ba? Pero ano po sir, hindi pa namin alam kung anong time na kinubkob sila. Pero may kami na nakausap siya, nag-chat lang po sir. Teka, ayusin natin yung linya ni Ma'am Jenny. Basta April 13 daw niya huling nakausap yung kanyang mister. At ang sinabi daw sa kanya, Weng, ano kami, andito yung mga Iranian Navy. No? At yun ang binanggit sa kanila. At di namin alam kung ano magiging lagay namin. Navy pa yung sinabi. Talaga Iranian Navy, forces. Iranian Navy, kung di ako nagkakamalit, na pasadaan ko sa 24 oras. So hindi rebelde yung kumukub sa kanila? Iranian Navy. Oh. Tama ba? Ma'am Jenny, ano bang binanggit sa inyo ni Mister? Ano po lang po sir, sa pangyayari ang aming chat lang po. Ano lang po, pang pamilya lang. Pagka gabi, hindi po namin alam na nandoon na po ang pangyayari. Pagkatapos, may tumatawag lang sa amin mga 9:50 ng gabi na tumatawag na may nangyari na sa kanilang barko. Hinijack po. Sino tumawag sa inyo nung 9:50? Pinaalam sa inyo may nangyari po sa barko nila? Kasi Ma'am Daisy sa crowing agency. Nung huli po ninyo yung kausap ang inyong mister doon na nakasakay ng barko, ano po yung usapan ninyo Ma'am Jenny na pwede nyong ipabatid po sa amin? Pang-usapan, pang-pamilya lang pang-pamilya. Po ma'am. So wala pang... hindi pang-bayad sa mga, pang-bayad. So hindi po, wala siyang binigyan na anumang impormasyon sa inyo na mayroong mga dayuhang forces po doon sa barko, wala pa pang ganon? Wala po. Wala pa po ma'am kasi day off kasi at time. Nung time na yun, day off. Ilang taon na po bang seaman ang inyong mister? 51. Ilang taon na? 51 years old. Ilang taon na po siya sumasampa ng barko? Teka, nawawala yung signal niya. Mm-hmm. 51 years old na si yung asawa ni Ma'am Jenny. Mm-hmm. Pero ilang taon na itong sumasampa ng barko, yun ang ating gusto malaman. No? Mm-hmm. Probinsya kasi, no? Ma'am Jenny? Ma'am? May ina-signal doon sa kanyang kinalalagyan. Ano? Mm-hmm. Saan probinsya po ba kayo, Ma'am Jenny? Sa Mindanao po, sa Bayugan. Bayugan City, Agusan del Sur. Okay. Ilang taon na pong sumasampa ang mister ninyo sa barko? 25 years. 5 years na? 25 years. 25 years na, matagal na. Okay. At ngayon lang po ito nangyari sa mister ninyo, Ma'am Jenny, yung ganito na nakasama sa barko na na-hijack ng mga dayuhang persa. Ma'am, sa ngayon lang po na nangyari ito? Mm-hmm.
Okay. Ano po ang pinakahuling pakipagtalastasan sa inyo ng pamahalaan ng gobyerno kung meron mang pakipag-usap na po sa inyo? Okay naman po lahat yung mga information para sa amin, sir. Okay naman po lahat. Tumatawag naman po yung DFA o DMW. Oo. Tapos may negotiation na po sila doon sa barko. Maayos naman po ang kalagayan nila doon. Ano pong katiyakan na binigay sa inyo ng pamahalaan, Ma'am Jenny? Ano po to, ma'am? Ano pong katiyakan ang binigay sa inyo ng gobyerno? Anong assurances ang naibigay sa inyo ng pamahalaan? Gagawin nila ang lahat para ma-process po yung lahat na nandoon sa barko. Tapos, Hello? Yes, ma'am. Go ahead po. Ma'am, sabi nila undergo processing pa yun ng... Okay. Ma'am Jen, ganito, maliban po sa pakipag-ugnayan na po ng DMW, ng DFA sa inyo, meron pa bang tulong na ipinaabot po sa inyo ang pamahalaan? Kasi sa pinakahuling balitang natanggap po namin, inatasan na po ng Pangulong Marcos ang mga ahensya para tulungan ang pamilya nitong apat na mga Pilipinong nandun sa ngayon sa Iranian authorities po. Po sir, may tulong po sa OWA yata, may apat na bag na 5 kilos na bigas. May pumunta po dito sa amin sir, sa namin na OWA officer. Tapos inexplainan kami, alala lang sa amin, mag-relax, ipakalat yung mga, kung ano-ano yung mga inside na pangyayari. Opo. Sa kayin ba, tinangkaan yung tawagan ng mister ninyo? Nakakausap niyo pa ho ba siya? Kagabi lang po, sir. Pinalimitan lang po sila ng oras sa... pang-call lang po, sir. 11:30 ng gabi. Nakausap niyo po siya. Okay. Kumusta daw po siya? Anong lagay niya? Sabi niya, sir, okay lang naman. Okay lang po sila. Naka-duty, nakakain. Naka-duty, ibig sabihin nagtatrabaho po sila ng tuloy-tuloy sa barko. Opo, ma'am. Parang normal lang na nagtatrabaho, kumakain. On duty hours, hindi yung naka-hosted sila, hindi ganon? Hindi po, ma'am. Hindi. Naka-duty lang po sila. May gwardiya lang yata lang, ma'am. Nabanggit po ba kung ano yung mga kumugkub sa kanilang barko? Kung sino-sino? Iranian Navy yata, ma'am. Iranian Navy nga daw. Opo. Iranian Navy po ang scenario. Okay. Iranian Navy, ma'am. Opo. Kumusta po ang pamilya niyo dito sa Mindanao? Lalo na po nung matanggap ninyo yung balita, Ma'am Jenny. Ma'am, sobrang nervous. Kasi hindi namin yung express na masakit. Ilan po ba ang anak ninyo ni Mister? Tatlo, ma'am. Tatlo. Malalaki na po ba sila? Opo, ma'am. Okay. Nagkaaral mga college na po ba? Elementary pa? Ang dalawa, ma'am. Tapos na. May isa lang po kami sa aral. Kayo ba yung nagtatrabaho, Ma'am Jenny? Wala po, sir. Nandito lang po kami sa bahay. So talagang ang breadwinner po si, Mister. Opo, sir. Opo. Okay. At kung halimbawa po ito'y mapanood ng mister nyo, kasi may YouTube tayo, di ba, kung sila'y normal na nagtatrabaho doon, ano pong gustong iparating, Ma'am Jenny? Pangkabuhaya lang po naman, ma'am. Hindi, ano pong gusto nyo mensahe sa inyong mister? Pangkabuhaya lang po. Magpadala pa rin ng kabuhayan. Pangkabuhayan, okay. Sige, Ma'am Jenny, salamat sa oras ninyo. Ma'am, thank you. Mag-ingat po kayo, ha? Thank you. May estudyante po kami. Hello, sir. Apo? Yes po. May estudyante po kami, sir. Pwede po makapatulong na sa scholarship.
Ah, scholarship. O sige, nawagan kayo ng scholarship. Opo, opo, sige, opo. Yan yung pararating natin sa DMW, ha? Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Jenny. Oh. Ingat kayo. Okay, thank you. God bless. Thank opo, you. Si Ma'am Jenny, asawa ho na isa sa mga OFW. Hindi natin binanggit ang pangalan. Wait. Yes, oo. Kasi baka makompromiso pa yung tao, no? So, kasalukuyang hawak po sila. Allegedly ng Iranian Navy yes, dito po sa Strait of Hormuz. So hindi sila bumaba sa barko. Nandun lang sila sa barko. Uh-oh. Pinipigilan sila doon. Hindi sila nakakalayag. Pero tuloy-tuloy daw ang trabaho. At normal ang kanilang sistema doon. Alright, ang oras po natin. Mamaya makakusap natin ang DMW. Alamin natin kung ano pinakauling natin development po dito, mga kapuso. May problema pa tayo doon sa ano ba nangyari? Sabi ni Yusek Kakdak nung nakausap natin, Weng, di ba? Patuloy pa rin ang negotiations. Mamaya makukumusta natin ulit. Actually, sa Iranian government din sila nakikipag-usap. Correct. Dahil doon sa, di ba? Doon sa Houthi. Ano ba yan? Standby, mga kapuso. Ano naman laki problema natin doon sa mga Gulf, di ba? Sa Iranian o, hindi na government. Yung Joel, sa totoo lang. Kasi siguro kailangan i-consider na rin ng gobyerno. O sige, may free will ka to decide. Pero baka gobyerno yung mag-decide, hindi na kayo sasampa sa barkong dadaan dito sa ganito. Naipit tayo sa gitna collateral damage tayo. Hindi naman tayo, wala naman tayong kaugnayan po dyan. Yes. Pero sige, abangan natin yung mga development. In the meantime, magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras po natin, alas 8:24. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Simula pa lang 2024, the win na! Dahil mula Enero hanggang Marso, number one tayo! Super Radyo DZWB ang number one AM station at Barangay LS ang number one FM station. Maraming salamat, mga kapuso! Op, op, op! Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nido 3 Plus! It helps give total expert protection for toddlers na mas exposed sa sakit. Dahil love mo, don't skip Nido 3 Plus. Mahimit ang harapan ngayong Martes, April 16 sa NCAA Women's Volleyball sa Philoil Eco Oil Center, live 2:30 p.m. sa GTV. Letran Lady Knights vs. EAC Lady Generals. This is your NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Sa dinami-dami nating membro at kasangga sa Golden Scorpion, bakit ito si Calvin ang naisipan mo pang isalba? Wala namang kakwenta-kwenta tao. Para ka namang bata. Black Rider, 9:40 p.m. sa GTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. You're watching Double B TV on GTV.
sa Double B! Narito muna ang DCWB bagong-bagong balita. Mga tauhan po ng Manila Police District nakaharang sa bahagi ng Espanya Boulevard para hindi makalusot ang mga nagpo-protestang miyembro ho ng Piston. Grupong Manibela umaasa na magbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa consolidation deadline ng PUV Modernization Program. Consolidation rate ng mga pampublikong transportasyon sa Central Visayas at Eastern Visayas mataas na ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Imbak na bigas ang National Food Authority sa Camarines Sur na nanatiling sapat pero mas mababa sa target na buffer stock. Panawagan ng isang kongresista sa militar, si Congressman Pantaleon Alvarez, na bawiin ang suporta kay Pakulong Bongbong Marcos wala sa lugar ayon po sa isang senador. Yan mga kapuso ang mga balitang ang mga development. Abangan sa mga susunod pang palatuntunan na Super Radio DCWB. Saksi sa Double B! Alright, meron lang tayo ilang mga pagbati rito, Weng. Binabati natin yung ating mga kaibigan sa dialysis center ng Metro North Hospital. Yung masisipag na mga nurse po dyan, si Kat, si MJ, si Joe, at si Nurse Lorraine. Ang pagbati galing po kay Daddy Ignacio. Daddy Ignacio, maganda umaga po sa inyong lahat dyan sa dialysis center. Good morning. At syempre, binabati natin ang National Book Development Board Executive Director na si Charisse Aquino Tugade. Birthday niya today. Kabirthday siya ni Ramir de los Santos. Yun, happy birthday, Ramir. Ma'am Charisse Aquino Tugade, happy birthday, ma'am. Ayan, oh, sandali. Puntahan mo na natin to. Mga reports sa ating mga super radio reporters. Yung Civil Disturbance Management Team po ng PNP sa bahagi ng Espanya Boulevard, sakop ng Maynila, umalis na po doon sa lugar. Yay, maluwag na po ang Espanya. Manny Vargas. Nasa kamay na lamang ng Quezon City Police District ang pagpanatili ng seguridad sa aktibidad ng grupong Manibela kasama ng grupo Piston. Ito'y matapos na lisanin na ng tropa ng Manila Police District ang bahagi ng Espanya Boulevard sa hangganan ng lungsod Quezon at Maynila. Matapos naman ang magdamagan nilang pagbantay hanggang kaninang bandang alas 8 ng umaga. Dahil na rin dyan ay maluwag na itong Espanya Boulevard na winalis na rin ng mga tauhan ng Department of Public Safety ng lungsod na Maynila at naghihintay na lamang ng tuluyang pagbukas ng lansangan upang madaanan ng mga motoristang naapektuhan ng kilos protesta ng Manibela at ng Piston. Samantala, matatili namang may kabagalan ang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Blumentritt Street dahil sa dito nga lumusot ang mga sasakyan na apektado ng pagsara ng bahagi ng Quezon Avenue dulot ng aktibidad ng mga grupong pangtransportasyon. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Saksi sa Double B! Super Radio DZBB! Bantay! Biyahe! Yung tigil pasada po ng grupong Piston at Manibela, walang epekto sa biyahe ng mga pampublikong sasakyan sa Southern Metro Manila. Labi natin ang balita niya. Marami ba na-stranded gabon, Weng? Ano bang balita? Ang sabi nila, meron sa may bandang Commonwealth, pero normal nila na umaga yun sa Commonwealth. Talagang maraming naghihintay na sasakyan doon. Pulutong na mga commuters. Kasi gusto natin malaman kung naapektuhan ba. Meron passengers group na nagsasabi na naapektuhan ang ilang ruta. Actually, naapektuhan yung productivity ng mga Pilipino kahapon. Totoo yun. Dahil nga nagka-traffic-traffic. Si Bao de la Cruz, Bao, pasok! Gano'n na nga, Joveng, hindi naparalista ang transportasyon dito sa southern part ng Metro Manila. Sa kabila nung isinagawang transport strike ng grupong Manibela at Piston itong Lunes at Martes, wala namang disruption sa pampublikong transportasyon. Maayos ang lagay ng biyahe o mga biyahe ng mga jeepney dito sa Baclaran area at EDSA extension sa Pasay City. Una lang nga nanindigan si Pakulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang deadline sa franchise consolidation dahil sa patawano ang ibinigay na 3 buwan na extension. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, bantay, biyahe. Saksi sa Double B! Yung mga pampasaherong jeep dyan sa San Juan City, tuloy lang po ang pamamasada. Yeah. Nandun si Mark Makalalad. Mark! Hindi ramdam ang epekto ng tigil pasada ng ilang mga driver na kasapi ng Manibela sa lungsod ng San Juan. Partikular sa mga kalsada ng M. Domingo, F. Blumentritt at P. Guevara. Wala rin mga stranded na pasero. Nabatid na kasama sa ruta ng Manibela sa San Juan ay ang San Juan Divisoria at San Juan Calentong. Samantala, may ilan-ilan namang mga jeep sa pag-ikot ng Super Radio DSWB ang nakita namin na mayroong sticker pa ng Manibela at nakagarahe. Pero ito ay kakaunti lamang ang bilang. Sa impormasyon naman mula sa MMDA, ilan? Sa
sa mga miyembro ng Manibela ang nasa Welcome Rotonda ngayon para sa kanilang aktibidad doon. Ang inyong kapuso Mike Makalala ng GMA Super Radio. DCWB dapat totoo. Saksi sa WB! Asahan natin mga kapuso, by this time, wala na pong ano, kilos protesta. Tinigil na po ng grupong Manibela po yan. Pati mga piston kasama ron, Weng. Oo. Pati piston. Ano? Kaya lang, ang panawagan po nila, patuloy pong dinggin ng Pangulong Marcos yung kanilang panawagan na huwag ituloy yung consolidation. Nagbigay na ng salita ang Pangulo eh. Wala na extension ng April 30 deadline. Tsaka Weng, 96% sa Eastern Visayas, Central Visayas. 100% pa nga sa PUV doon sa Region 7. 59% dito sa Metro Manila. Mga nakapag-consolidate na po yan. Hindi naman siguro, baka naman sabihin ng mga taong yun eh. Pag-consolidate kami. Correct. Tapos pagbibigyan nyo yung kakaunti. Di ba sabi nga ni Chairman Guadis, pag nag-extend pa raw, ang nagbabanta naman, yung 79% na nakapag-consolidate kami naman ang magbo-welga. Oo, kaya nga. Diba? Malabo. Bumalabs. Ang oras natin, mga kapuso, alas 8:35, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Tambay. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Melo del Prado, Joel Reyes Zobel, at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZWB at WBTV. Nito Jr. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nito Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Baka po kasi pwede kong bawiin yung singsing. Ibabalik ko po yung binayad niyo din sa akin. Sinabi ko na kasi, umalis ka na! Kasi! May masakit ba sa inyo, Nay? Black Rider 8 PM sa GMA Prime. We started the season with a bang. And expect the hits to keep on coming. NCAA Season 99 on GTV. Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Bear Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C para doble ang tibay. Mag Bear Brand Adult Plus. Sapat na yung mga naka-consolidate. Bakit kailangang magsuspindi ng klase? Bakit kailangang mag-upment na magbigay ng libreng sakay? Bago pat may iwan, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. We will give them a show cause para naman po maisaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga may pakitang consolidation papers na inisyu po na yung DFRB, we can immediately apprehend them. Ang isang kailangan na tanggapin ng gobyerno ay bawasan yung yabang na walang epekto ang welga. Tuloy ang, pero ang totoo, may epekto eh. Eh kami po mga community, ramdam po namin. Hindi pwedeng ganun.
Tumataas yung posibilidad, Weng, na ipatawag ng Senado, no? Mm. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Although hindi kahit naman... Kahit ang Kamara. Ang Kamara, ganun din. Hindi naman presidente dahil... Si dating Pangulong Noynoy Aquino, marap na rin dyan dati, di ba? Ang una, si dating Pangulong Ramos. Oo, tapos si dating Pangulong... Sa issue ng Centennial Scam. Scam. Tapos itong kay dating Pangulong Noynoy, yung issue naman doon sa Binding Baksya, kung di ba nagkakamali. Yes, tapos ito, maaaring ano, ipatawag siya dahil doon sa secret agreement. Actually, sa totoo lang, nakakaiyak. Yung, kung sinasabi ho ng ating dating Pangulo, na crybaby si Presidente. Talaga may iyak si Presidente dahil sa nakikita niyang pagtrato sa atin dyan sa West Philippines. Nakakaiyak talaga. Mm. At ngayon, papalapit na ng papalapit sa Pag-asa Island, itong mga Chinong ito na nasa 3 nautical miles na lamang ang layo. Dahil ba wala na sa posisyon si dating Pangulo, hindi na rin siya naiiyak sa nangyayari sa bansa nakakaiyak natin. Nakakaiyak po. Kaya gusto natin malaman ano ba yung agreement na yun na pinasok. At ganun kasidhi na lang ang mga Chino. Ano lang, kwentas claras. Oo. Sabi naman ni Senator Robin, baka daw malaman pa ng China kung idadampa sa hearing. Senator, meron po ang tinatawag na executive session. Opo, alam nyo naman po yan, kayo senador na rin. So nasa linya na natin si Undersecretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. USEC, magandang umaga si Joel Sueng. Live po kayo Super Radio DCWB GTV. Good morning po. Oo, magandang umaga sa inyo. Sir Joel at Ma'am Weng, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Yusek, kahapon, kanina kausap lang namin si Ma'am Jenny at binabanggit po niya na meron na raw pong mga representative ng gobyerno na pumunta sa kanilang tahanan at sila po ay ginagabayan. Ano na ho ang naihatid nating tulong po sa pamilya nitong apat na panibagong hawak naman ng allegedly Iranian Navy daw po, no? Yusek. Well, una, tayo ay nagpahatid ng ating pakikiisa sa kanila na ang direktiba ng ating mahal na Pangulo ay bigyan sila ng full support and assistance, handhold them through this difficult process that they're going through. And also, kinakausap natin yung license manning agency at yung ship agent at ship owner at Department of Foreign Affairs para bigyan sila ng mga updates tungkol sa well-being at safety ng kanila mahal sa buhay on board the MSC Aris. And indeed, nakapagbigay naman ng updates na they are safe and sound. They are performing normal duties on board, yung apat na tripulante. Sila ay napapakain at nakakainom ng tubig dahil may adequate food and water supplies on board. And then kagabi, nung mga hating gabi-kagabi, nagkaroon ng video calls yung apat na tripulante sa kanilang mga pamilya, halos isang oras kada pamilya. So they were assured, no, ng kanilang government full safety and well-being. And of course, yung sa DFA side, we are coordinating with the DFA in terms of yung effort naman to talk to the Iranian side, the Iranian government, patungkol sa well-being, safety and well-being, as well as yung safe return and repatriation ng ating apat na tripulante. Kasi hindi ito ang unang beses nangyari, no? Nangyari mga 2 months ago kung saan meron ding seizure ng isang ship ang Iranian authorities, pero nakauwi na yung 18 tripulante yung sa St. Nicholas. So confirm po, Yusek, na Iranian forces po yung dumukot o kumubkob, nag-hijack doon sa barko? Well, hindi natin binabansagan na hijacking kasi Iranian government authorities ang sumampa sa barko. So sila talaga, alright? Dinala yung barko, mayroon silang dahilan kung bakit nila so ano po, kung hindi po hijacking, anong trato natin dito? Anong turing natin dito? Cease? Ang turing natin dito ay sitwasyon nito kung saan kailangan kausapin ang Iranian side. Kaya nakikipag-coordinate tayo sa DFA para kausapin ang Iranian side at alamin kung paano ang pagkakaroon ng safe return and repatriation ng ating mga tripulante. Kasi ano po yung purpose, Yusek, kung bakit sinist nila yung barko, yung MSC Aris? Well, hindi natin alam, no? Tayo rin ay gusto makahanap ng tugon or pagkakalinaw tungkol dito. And yun nga, nakasandal tayo sa colleagues natin sa DFA para
makipag-usap sa Iranian government. Yusek, ilan na hong Pilipino ang hawak po ng Iranian authorities? Hindi ko malaman kung pati yung hawak ng Houthi, Weng. Uh-oh. Ano ba yun? Maituturin kasi ang kinakausap din natin doon, Iranian government. Mm-hmm. Dahil ang Iranian government ang benefactor ng mga Houthi rebels. Ano ba, ilan mga Pinoy na mga tripulante po ang kasalukuyang tinatrabaho po natin para mapalaya? Well, yung 17 na sa Galaxy Leader ay nasa Western Yemen, no? So sa lugar, iba yung sitwasyon na ito. Mm. Sila ay nasa kamay ng Houthi rebels. Yes. And ang alam naman naming effort dito on the part of DFA is to talk to the government who have the open lines of communication with the Houthi rebels. Mm. So yun ang 17, tapos ngayon. Merong 4 ngayon. And then 4 dito sa MSC Aris, na yun nga, the Iranian authorities boarded and seized the ship. Ito sa 4, mas medyo kampante ba tayo dito, Yusek, kasi nga Iranian forces ito, government forces, and therefore in-expect natin mas maganda yung magiging trato sa kanila. Hindi katulad sa Houthi rebels go ahead, sir. Umaasa tayo na katulad nung St. Nicholas ay makakauwi ng ligtas. Mm-mm. Yung 4, no? And yun nga, meron ding feedback from the seafarers themselves na yung daw mga Iranians, may mga Iranians who came on board na nakausap nila, mm-hmm. ay meron ding assurances na sila ay makakauwi din, mm-hmm. and they will be treated well and they will be safe. Okay. Hopefully naman, Yusek and Joel, matapos ito agad sa lalo madaling panahon, kasi baka naman maubusan ang supply ng pagkain doon sa barko pag tumagal ito ng tumagal. Magbubukas ka ng container. Maraming containers. Madaming pagkain. Hindi ba, Yusek? Well, gumasa tayo na sa St. Nicholas, ilang araw ba yun? 18. Sa pagkakaalala ko, umabot din ng mga isa't kalahating buwan. Oh. But dito, of course, every case is treated differently. Hindi, yes, tayo umaasa na eksaktong panahon din ng ang nasasangkot dito sa kaso ng 4 na nasa MSC Aris. So tayo, ating minumukay at tinutulak natin ay sa lalong madaling panahon nakauwi sila ng ligtas. Okay. Ito, kanina kausap nga namin si Ma'am Jenny at binabanggit pa rin niya yung nag-aalala po siya dun sa maaaring maging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Anong assurance ba dun sa manning agency o kaya dun sa management ng barko na kapag tumagal ito, tuloy ba yung sweldo at maaaring maipadala ba dun sa mga mahal sa buhay? Itong mga yung 4 na Pilipinong... Hindi ko nalaman binanggit kanina yon, but yes, we are talking to the license planning agency about patuloy na galangin yung kontrata kasi for all intents and purposes, the 4 seafarers are still on board, still serving the ship. And sabi naman ng license planning agency, may assurance man sila na i-honor pa rin yung kontrata, syempre. But also, nagmumukahay ako na dagdagan ng premium salary gawa nung beyond the call of duty na itong sakripisyo ng parang may hazard pay na, Yusek. Sabi naman ng manning agency they will consider it and we will talk to them about it to this matter in the coming days. Mm. Para na rin sa kapakanan ng pamilya. Alright. Okay, sige. Abangan namin yung development, Yusek. Okay ka pa lang ba? Ang dami mo ng problema. Ang daming na kailangang i-rescue, Yusek. Salamat. Magdadasal kami para sa kanilang kaligtasan, ha? Salamat, Yusek. Yes, thank you. Yes. Maraming salamat, Sir Joel. Mm. Mamueng, mabuhay po kayo. God bless. God bless you too. Si Yusek Hans Leo Kakdak, Department of Migrant Workers, mga kapuso. Ayun. Alam mo, sa totoo lang, namatay si Secretary Toots Oplay. Yung kalusugan niya. Sobrang stress. Gumaling sa cancer yun. Sa sobrang stress, tignan mo nangyari. Dapat kasi nung time na yon, hindi na siya nagdagdag na yung stress sa buhay niya, si Ma'am Toots, di ba? Pero tinanggap niya kasi gusto niya maglingkod sa gobyerno, katulad ng tatay niya.
Si kaya inaalala namin si Yusek Hans. Medyo ano, alalay lang Yusek at marami ka namang katulong. Hirap ang hirap ng trabaho nila. Pero ano, bakit kaya hindi pa siya ginagawang legit na secretary o IC pa rin hanggang ngayon? Eh dapat ano. Ay napaka napakasipag at maayos na sa maasahan naman, 'di ba? Naman. Standby lang mga kapuso, oras natin 8:49. Radyo na. PD pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Super Radio Stations Nationwide. Sinisigurado ang mabilis na paghatid ng headlines, breaking news, at mga special coverage sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Baka po kasi pwede kong bawiin yung sing-sing. Ibabalik ko po yung binayad niyo din sa akin. Sinabi ko na kasi, umalis ka na! Kasi! May masakit ba sa inyo, Nay? Black Rider 8 PM sa GMA Prime. Mainit ang harapan ngayong Martes, April 16 sa NCAA Women's Volleyball sa Philoelect Oil Center. Live 2:30 PM sa GTV. Letran Lady Knights vs. EAC Lady Generals. This is your NCAA Season 99 Women's Volleyball on GTV. Alam ko na yung kawalang hiyaan ninyong dalawa ng nanay. At ipapakita ko to kay Jordan. Akin na yan! Pinakaayaw ni Jordan sa lahat! Siluwalin! Ano ka ba? Buksan mo to! Asawa ng asawa ko. 11 o'clock na oras ng maghapitan, kasama kami dito sa... Yung mga miyembro ng grupong Manibela, nag-aalisa na raw sa bahagi ng Welcome Rotonda, palakpakan. Lalo na doon sa mga motorista. Naapektuhan ang traffic at dito sa problemang ito, si Alan Gatos. Wala naman kasing kinalaman sila dyan. Totoo. Sila natin. Ay, Alan. Oo, nako. Oh. Yun nga, no. Pasado alas 8 ng simulan na magbaklasan na nitong mga grupong Manibela. Pero bago sila makaalisa,
ay ilang batalyon ng Quezon City Police District yung dumating. Dahil gusto nilang makatiyak na tuluyan na nga na aalis itong mga miyembro ng manipela dito sa Quezon Avenue dahil sa napakatindi na na daloy ng trafiko. Ngayon lang sila dumating dyan yung police, Alan? Actually, naghihintay lang sila ng guidance kung paano. Pero may binigay kasi na deadline dito sa manipela kung anong oras sila aalis. At kung hindi susunod doon sa nauna na pagkasunduan na aalis sila, eh mapipilitan sila na i-disperse. Kaya para matiyak na tuluyang aalis ng mga to, nagpadala na ng napakarami bilang ng mga taon ng Quezon City Police District sa panguna nitong CQCPD Director Police Brigadier General Fred Maranan para nang sa ganoon ay mapaalis itong mga jeep na kanina ay nakabalagpag sa gitna ng Quezon Avenue. Ay dahil naman sa nangyari na yan na protesta, dumating na rin itong mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group kung saan pinagtitiketan na yung ilang mga sasakyan na sumama dito sa bahagi ng protesta. Kinuha yung mga lisensya at pagkatapos ay tiniketan at tinitingnan ngayon yung ORCR. Mga nakikita ko, mga 10 pampasayanong jeep yung kasalukuyan ngayon ay tinitiketan ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group na dumating na rin dito sa lugar. Sa mga oras na ito, itong bahagi naman ng Quezon Avenue ay napakaluwag na. Tuloy-tuloy na yung daloy ngayon ng mga sasakyan hanggang makapasok na ng bahagi ng Espanya. Wala nang nagiging problema dahil sa nalinis o na-clear na sa mga nagpoprotesta at yun na rin na wala na rin yung mga barikada ng mga pulis na narito sa bahagi ng Quezon Avenue at Espanya. Nasa gilid na lamang sila. Ngayon, nag-iiyakan yung ilang mga miyembro ng manipela dahil sa tinitiketan sila matapos itong panilang sinagawang protesta sa bahagi ng Quezon Avenue. Ako si Alan Gatos ng GMA sa Paradio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB. Bantay. Biyahe. Ito, ito, yan. Oh, Bay, babatiin lang ako. Mga nagbe-birthday today, si Den Viania sa tanggapan ni Mr. Joey Concepcion. Ma'am Den, happy birthday. At kay Ate Violi Ramos, happy birthday din po. Alright. Itong plastic cards ng ng lisensya. Maswerte yung mga, kasi may nagtatanong dito, paano daw ba yung schedule ng pagbibigay ng plastic card? Actually ngayon, kung mag-a-apply kayo ng lisensya, meron na kayong plastic card. Yes. Hindi na kayo bibigyan ng papel. Opo, hindi na papel. Kaya lang ang malas po, yung mga nakakuha po ng papel, kinakailangan yung bumalik para papalitan po yan ng, ng license card. Then, siguro mo wala nang bayad yun, no? Eh, kasi binayaran mo na yun. So, kukunin mo na lang yung plastic card at pipila ka na lang. No? Yun na lang ang medyo kalbaryo po natin. Pero ano po ito? Ang magandang balita naman ng Joel, sabi ng LTO, magtutuloy-tuloy na yung plastic cards nila. Kasi tinanggal na nga yung TRO. And meron pa silang papasok o para paparating na 6 million more plastic cards for license. Kaya lang ngayon, ang dami ng plastic card na nasa 3.2 million pero ang backlog nila 4.1 million. Yes, so meron pa tayo. Isang million mahiga? Hindi. Mga 3 million Mga 800,000 cards pa. Pero pag dumating ngayon 6 million, taob yung backlog mo. Yun nga. Diba? Sana nga. Matuloy yan. So, sa ngayon, first come first. Yes. No, kasi meron pa ho tayong backlog na mali ang aking arithmetic. 900,000 cards pa. No? Kasi 4.1 million, 3.2 broadcaster lang. Broadcaster ka. Naman. Kaya mas ko makinawa. Standby. So, first come first serve, mga kapuso. No? So, paunahan pa rin po. Doon sa may hawak na papel, at magpapapalit kayo ng plastic license card, check nyo po sa LTO branches near you kung ano yung schedule para pwede kayo magpapalit. Yun Andyan na po si Igan. At si Lala Roque. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Abel. Siyempre ako naman si Rowena Salvacion. Magandang umaga mga maharlika. Laing makabayan. Isa't kalahati minuto bago sumapit ang alas 9. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa.